Maraming salamat sa pagpunta guys dito sa Supremacy Gang Podcast. Kasama natin ang buong Supremacy Gang. Siyempre, wala nang iba sa Kalikachi. Yeah. Kalikachi, Supremacy Gang. Tito Soy, Sleepyhead, at si Boombap King ng Pilipinas. Siyempre, si Echo X. Yes, at si ating guest ngayon for the day, si Paige Niato, wala nang iba ba. Yeah. So, malamig shoutout sa mga si Raulo Nations Worldwide yan. Andito ngayon sa frame ng Supremacy Gang. Let's get it. Pakilala mo naman yung kasama mo. Kasama ko nga pala si Chukchuk, nagsama ako ng babae. Ito, Chukchuk, pakita ka. Kasama ko si Chukchuk. Ito yung ano, sample na babae to na puta. Marami kang matututunan sa amin. Makinig ka kasi kaka-TikTok mo yan eh. Marami kang matututunan sa amin. Makinig ka mabuti. Oo, diba? Makinig. Na-transform kita. Medyo malayo-layo yung biniyahin nyo ngayon. So, yun, Bulacan. Bulacan to pala niya kay Magic. Grabe. Traffic expressway. Tanas. Kagawaran ng index diyan ah. Tanga expressway takbong 20. Expressway yung puta sobrang hirap bumiyahe, di ba? Sobrang hirap bumiyahe. Tanga na para dito may sasakyan pa, di ba? Kutya paano yung mga wala? Pag commute lang, no. Paano yung mga commuter, mga kababayan natin commuter? Wala sasakyan. Tayo mga may sasakyan na hassle. Eh. Tanga na yun. Yung mga kababayan pa natin na talagang araw-araw na ikipagsapatan sa araw-araw, makapasok lang sa mga trabaho nila na sasahod sila ng minimum. Ano ah, walang masama dun sa pagsahod ng minimum. Ako rin, galing din ako doon. Sinasabi ko lang kung gaano kahirap dito sa Pilipinas. Puta, may sasakyan ang hirap. Paano pa yung nagko-commute? Tapos, nakaraan pa. Tapos na last time, di ba? May sikat na vlogger, influencer. Sabi niya, bakit daw nalulungkot yung mga tao pag kakaumpisa lang nung pabalik na yung season ng pagtatrabaho. Ba't ang dami daw nalulungkot? Gago, kasi hindi niya naman danas. I agree. Pero sorry, para sa akin, may kabilang insight ako dun sa bagay na yun. Siguro ang tina-target ni Don na doon pare, yung being grateful on what you have. Kumbaga parang gusto niya kasi mag-focus yung Pilipino doon sa meron sila instead doon sa struggle, alam mo yun, para ma-cover. Tingin ko yun ang pinupunto niya eh, which is totoo. May point naman siya, kaya nga lang eh parang mali siya ng atake dahil kasi hindi naman niya nga naranasan, di ba? Kumbaga sabi sa may nagsabi nga, di ba? Tanga na sabi ni Thinking Pinoy ata yun, di ba? Totoo naman sinabi ni Don, eh masakit din pagkakasabi niya. Diba? Pero hindi ko maalis na may punto siya, pare. May punto. Legit may punto yon. Tsaka may isa rin akong nabuo doon na parang ideya. May nabuo akong ideya doon sa sinabi niya na bakit nalulungkot yung tao sa... Bakit nalulungkot yung taong bayan pag papasok na yung working season? Diba? Nalulungkot. No choice kasi. Bukod sa no choice yung tao. No choice yung tao. Nakakalungkot din talaga na puta. Wala kang choice kung hindi gawin yung ganto, gawin yung ganyan to survive, di ba? Ang naging kaso lang doon, ako nakikita ko naman, ang naging kaso lang doon ng marami, ng majority ng tao doon sa post ni Donalyn, di ba? Hindi na natin apeliduan, pwedeng Donalyn Cruz, Donalyn Soriano, basta kung sino Donalyn, kayo na bahala mag-apelido. Di ba? Kasi yung parang nadinamdam ng puta mostly, di ba? Bilang lang dito sa Pilipinas sinakaluwag. Bilang lang. Tapos, manggagaling pa sa mayaman, makikita mong prestiyos yung pamumuhay. Di ba? Makikita gagi. Ba't kayo nalulungkot? Di ba? Makakapagtrabaho kayo, magkakaroon kayo ng chance ang baguhin yung buhay ng pamilya niyo. So, problema nga. Tayo yung sahod nga din sa Pilipinas. Hindi yung nakabago ng buhay. Tangan lang, hindi nakabago ng buhay. Ito. Tangan na, konti lang. Share ko lang din. Tangan na ako. Nag-call center ako noon sa Mandaluyong. Tangan na. Sa sahod ako parang 600 a day. 600 a day. Bulacan to Mandaluyong yung babiyahin ko. Tangina, bukod sa 6 hours yung biyahe ko, dahil traffic, tangina yung sinasahod ko. Puta, pag kinumpute ko yun, para, transpo, pagkain, lahat, tangina. Pamasahe pa lang. Magpapalaundry ka eh, alangan laban mo yun. Hindi ka papasok ng amoy kulob. Di ba? Puta, magpapalaundry ka, kakain ka. Yung kain mo, tipid na tipid pa. Transpo pa. Di ba? Tapos maayos na damit. Puta, yung sinasahod mo, hindi ka makakabago ng buhay ng pamilya mo. Kasi yung sasahurin mo, yung sinasahod dito sa Pilipinas, di ba? Pang sarili lang. Pang binata at dalaga. Pero yung magiging breadwinner ka. Kaya kawawa. Kawawa yung mga breadwinner na inasa na lahat. Nakapagtrabaho lang sa corporate. Inasa na ng pamilya sa kanya lahat. Kasi yung sahod, puta, pang binata at dalaga. Yun yung isa sa toxic Filipino culture para sa akin, pare. Yung asa sa breadwinner. Yung pag may kumikita ng malaki, hindi na nagtatrabaho yung ibang family member. Diba? Legit. Inaasa na lahat dun sa ano nagtatrabaho. Legit.
Legit. Legit top. May dagdag ko lang. Since pinag-uusapan na natin yung minimum wage na trabaho. Since nagaling ka doon, ako din, nanggaling din ako doon. Parang BPO din ako sa mga hindi nakakalam. 7 years, yan. Nga sa naging Bisor, tapos yun, ayoko na. Kasi sinuko ko na. Kung ikaw tatanungin, sorry, ano ang maipapaya mo sa kanila para makaalis doon sa corporate world? Kasi marami nang angarap yan eh. Mga nagtatrabaho sa minimum wage na makalaya. Yung maging financial free, pare. Totoo. Ano yung may sasuggest mo sa kanila para padagdag sa mindset nila? Ano yan eh? Isa pa to ah. Yung dito na papasok yung pagbibigay mo ng motivational at advice. Eh nahahati yan sa dalawang part. Mayroong pang binata at dalaga. Tsaka meron na yung mga may anak o kaya meron na yung mga kailangan silang i-consider. Tama. Diba? Na hindi pwedeng yung advice at motivational quotes mo, isa lang yung direksyon. Dapat merong pang binata at dalaga. Tsaka meron nung pang mga taong may kino-consider na. Diba? Ako magbibigay ako, like for example, sa mga binata dyan, 25 years old lang ako, binata ako. Sa mga hindi pa kasal dyan, ha. Binata at dalaga ka, diba? Naka-graduate ka, na kung nakapasok ka sa corporate world, pinaka-the best dito sa Pilipinas, BPO eh. Doon ka mas makakaipon, di ba? Malaki kasi sahod eh. Ang kailangan mo, kung gusto mo talaga na makaalis ka doon sa sistema na nakagawian ng Pilipinas, di ba? Gusto mong guminhawa yung buhay mo, di ba? Hindi ka yung sinasabi, gitna lang. Kasi hindi, tangina, mahirap ano lang yan, mahirap at mayaman. Dito lang sa gitna. Kung ayaw mo nung tamang gitna ka lang, kung ayaw mo nung ganun, kailangan alam mo yung kung ano yung gusto mo. Aalamin mo muna yung gusto mo. Totoo. Alamin mo muna yung gusto mo. Diba? Like, for example, tanungin mo ako, ano gusto ko? Diba? Pag tanungin mo ako, ano gusto ko? Gusto ko yumaman. Ngayon, doon mag-uumpisa. Iisip ka ng mga way. Diba? Ng mga ways. Kung paano mo magagawa yung gusto mo. Diba? Ng mga ways, madami. Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Diba? Regardless kung ano yan. Tangina, survival. Yun na yun. Diba? Alamin mo muna kung ano gusto mo. Gusto mo pera, gusto mo yumaman. Gusto mong makaalis dun sa typical. Gusto mong makaalis sa typical, ha? Dapat alam mo sa sarili mong gusto mong makaalis dun sa typical, tsaka ka magkikreate ng mga ways. Tapos, every way na naiisip mo, execute. Walang sure win. So, ganyan so bell, no? Walang sure win, di ba? Nagkakamali ka na sa pang-apat, may pang-lima pa. 1-ilan yung number? Infinite yun. Maganda yan ah. Infinite yun. So try lang ng try. Sugal lang ng sugal. Tapos sinasabi, nakakatatlong try na ako eh. Marami, ganun eh. Tatlo lang eh. Bibilangin ko yung sa akin. Bibilangin mo. Kung bibilangin ni Ato yung kanya. Totoo. Siguro hindi na mabilang pare. Yung mga mistakes natin, diba? Legit. Pwede natin kasi maraming aalma dyan. Na kasi tayo, sabihin, eh vlogger kayo eh. Malaki yung pera dyan. Totoo. Pero yung tries, di ba? Yung struggle na dinaanan bago makatago sa ganitong klase. Like for example ako, hindi ako isang beses lang gumawa ng page. Naka-tracing page ako. Since 2008, nagtatry na ako. Dab Smash, lahat, Filipino Vines, lahat nagtatry ako. Pan-tracing page ko, yung page ni Adam. Diba? Only tries talaga. Kasi alam ko sa sarili ko kung anong gusto ko eh. Gusto kong sumikat. Gusto kong sumikat kasi alam ko sa sarili ko na pag sumikat ako, everything will follow, di ba? Oo, kasi lahat, pera, lahat, kaginawan. Naka-tracing try ako. At hindi lang yun matatapos sa tracing try. Di ba? Tangina, pag nawala, isa pa ulit. Kasi alam ko yung gusto ko eh. Di ba? All in ako dun sa gusto ko. Isa pa yun, kailangan all in kayo sa kung anong gusto nyo. Tama. Walang plan B. Pangalawa na yun ah. Unang step, alamin mo kung anong gusto mo. Pangalawang step, dapat all-in ka dun sa kung anong gusto mo. Totoo yun ba? Legit yun. Danas ko yun. Ako mismo, na-experience ko yun. Diba? Dapat all-in ka dun sa ginagawa mo. Hindi pwedeng 30% lang dito, 30% lang dito. Wala kang magiging master sa gantong larangan. Ano ka lang, parang jack of all trades? Wala. Sabla yung ganun. Ano ba yung jack of all trades? Parang good at everything, parang ganun eh. But master of nothing, diba? Wala nang good at everything eh. Siguro, alam mo yung maraming bagay, pero yung good at everything, parang ano ka nun, parang perfecto ka masyado nun. Hindi, diba? Yung kumbaga parang basic good ka lang. Good. Alam mo lahat. Pero wala ka na master. Marami kang alam. Kaya ang master of na. Wala akong master sa lahat ng yun. Pero mahimay ko lang yung sinabi niya to, napakaganda ng mga ng payo niya pare. So yeah. Kung titignan mo mabuti, parang sinasuggest sa inyo ni Soy ato na unahin niyo muna yung gusto niyo, yung sarili niyo, build up niyo yung character niyo, yung vision, yung mindset.
saka yung pera, wag mo munang perahin agad. Kasi ikaw, kapag stupid ka, nagkaroon ka ng maraming pera, mayaman na stupid ka lang eh. Wawala agad yun. In-empower lang ng pera yung pagiging stupid mo, pero mauubos pa rin yung pera mo kasi stupid ka pa nga eh. Wala kang ano eh. Wala kang sapat na isip eh. Oh. Ano man eh. Unlike yung sinabi ni Ato, di ba, inuna niya muna yung build ng sarili niya, knowledge, saka pumasok yung pera, eh hindi na makakawala yung pera. Kasi diba wise ka na eh, di ba? Napakaganda ng pahay niya, pare. May mayamang bobo eh. May mayamang bobo. Tapos may salat. May salat na punong-puno ng sustansya. Nasa kanya lahat ng katangian, pero salat siya. Pero once makagat niya yung opportunity na para sa kanya, putangin na sure win yun. Napakadaming mayaman na bobo yung nalulusta yan. Pag namatay yung parents na mayaman, wala na. Wala na. Totoo yan. Diba? Hindi alam. Hindi alam yung paano susutok sa buhay. Blay. Sablay na sablay. Ayun yung advice para sa mga single, ha? Para sa mga binata talaga yun, Maggie. Eh, para doon sa may mga asawa naman. Para sa mga kailangan i-consider. Like, kung sa akin, napakarami ngayon. A single mom. Kung hindi single mom, mag-jowa na hindi kasal, mag-jowa na hindi kasal, pero may isang anak. Di ba? Ito. Ito, pinaka-effective to para sa akin. Ha? Para sa akin to. Tapos, taliwas siya sa typical dito sa Pilipinas. Taliwas siya. Kasi pag mag-asawa, di ba, nagkaroon kayo ng anak, mag-jowa kayo, hindi kayo kasal, anong unang papasok sa isip mo? Kailangan may sarili tayong bahay. Kailangan, ganto-ganyan may sarili tayong bahay. Na, maling-mali. Kasi pipilitin mo eh, maging frustrated ka na tao na kailangan ko ng bahay kasi may anak ako eh. May anak ako. May asawa ako, di ba? Kailangan ko, utang ako sa pag-ibig. Utang ako sa pag-ibig. Yari ka. Di ba? Uutang ka. Di ba? Itinatali mo yung sarili mo sa utang. Ito, the rest to. Upa. Upa kayo. Upa lang muna. Sa mga, ito, ito na yung advice pa. Ito na yung advice para sa mga hindi na single, hindi na binata, may kinoconsider. Like for example, may isang anak, kasama live-in yung jowa, hindi kasal. Di ba? Tapos susunggabang kayo, susulsulang kayo ng mga typical na Pinoy na angkan nyo, pamilya nyo, pundar kay bahay. Tayo na, sumasahod ka ng 500 plus minimum, minimum wage. Paano ka pupundar ng bahay? Paano ka pupundar ng bahay? Di ba? Merong trap yung gobyerno, papadaanin ka sa pag-ibig. Kasi ibabaon ka ng utang, magbabayad ka for 15 years to 30 years. Matatali ka doon. Parang ang ogag doon. Makakulong ka na. Parang ang ogag doon na sinasabi nila na mapapasayo yung bahay. Mapapasayo yung bahay. Ilang years, Soy? Tayo na, after 2 years, sayo na yung bahay. Hindi. Ibabayaran mo yung plan mo, 15 years to 30 years. 30 eh. years to 15 years. Kalita sa kanila ng 15 years to 30 years na pag ikaw sumablay ka ng hulog ng apat na sunod-sunod, babawin yung bahay mo, di ba? Yung asset mo, kukunin nila yun. Wala kang magagawa. Di ba? Na po siya ikaw, nagpapakahirap ka sa buwan-buwan, ipapasok mo dun, ibabayad mo sa kanila, sila yung pinapayaman mo. Di ba? Pero kung umuupa ka, sobrang flexible nung concept ng upa, nung rental, nung installment. Sobrang flexible nun. Di ba? Bukod sa walang tali, umuupa ka. 2 months advance. Bigyan ko yung example. Saan ko lamit na example? Like for example, yung mansion ni Bugoy na Koy-Koy. Di ba? Nabash sila dun eh. Mayaman pero nagre-renta. Hindi nila gets, no? Hindi nila gets. Kala ko ba mayaman? Ba't nagre-renta? Team payaman. Kala ko ba mayaman? Ba't wala silang sariling payamansion? Bakit nagre-renta? Di ba? Sino pa? Ako si Doggy. Mayaman, nagre-renta. Sino pa? Sino pa yung may mga ganyan na samahan ng mga sikat na vlogger influencer pero alam nyo sarili nyo na nagre-renta? Diba? Lahat sila nakarenta dito sa Paranaque. Taka na, si Bugoy na Koy-Koy, mayaman tapos nagre-renta? Hindi mayaman yan. Hindi nila mag-gets. Diba? Kasi ngayong mayaman, business-minded na yan. Business-minded na yan, par. Na like for example, yung mansion. 10 million yung mansion kung bibilin mo. Mapapasaya yun. Tulog ang pera mo. Pero anong gagawin mo? Ano bang goal mo? Kailangan mo ng shelter na pagtitiran. Di ba? Kung uupahan mo yun, 50,000 monthly, 2 months advance, 1 month deposit, 150, makakatira ka na dun sa mansion na tag 10 million. Di ba? Ang kailangan mo, shelter. Di ba? Na ang bahay, or condo, apartment, ang ano dyan, ang mission niyan para sa inyo, shelter. Di ba? Yung asset, huwag niyong isipin yung asset eh. Kasi kung minimum wage earner ka nga, wala, imposible kang magkaroon nun. Yung ano, declared asset, hindi, negative. Upa, the best. 10 million na mansion. 10 million na mansion, di ba? Makakalipat ka na doon ng 150,000 lang, 50k monthly eh. Di ba? Eh kung bibiling ko yun, may 10 million ako. Like for example ako si Bugoy, may 10 million ako, kaya kong bilhin yung mansion. Eh kaso nga, business minded ako.
150 lang. Makakalipat na ako doon, matitirang ko na yun ng 3 months, di ba? Kung magkano pa tira ko, may 9 million plus pa ako na pwede kong pagulungin sa iba't ibang klase ng negosyo. Di ba? Pagpapalago. Di ba? Ay yung kinagandahan ng upa or installment na kayong mga may kailangan i-consider dyan na couple na may anak na kayo, di ba? May anak kayo, may kailangan i-consider. Tapos sinasabi sa inyo, kailangan nyo ng bahay. Asset nyo yan, kailangan nyo ng bahay. Di ba? Kailangan nyo ng shelter. Diba? Tapos pag sinabi kailangan ng bahay, puta, pipilitin nyo eh. I-score kayo ng bahay, puta. Ano yun yung pasok yung budget na. Diba? Madugo. Madugo. Saka yun nga, tama yung sinabi niya ito, may dagdag ko lang para sa insights pa. Matutulog yung pera mo eh. Matutulog, yari ka, corner ka na. At patay na, patay na yung pera mo dun. At isa pang pangit dun, kapag na nagkakabullshita na yung lugar nyo, yung kapitbahay nyo, hindi ka makakalay. Hindi ka na makakasibat doon. Lock ka na doon. Saka paano kung yung business mo doon sa malapit, eh humina, kailangan mo mag-transfer ng location. Totoo. Ang layo na babayin mo. Natali ka na doon. Bukod sa pinatay mo yung 10 million mo doon sa location na yun, hindi na pwede umalis doon. Kasi, sayang. Doon na papasayang. May lupa ako doon sa ganito eh. Doon mo ipipilit yung mga naiisip mong pagpapapera kahit hindi naman pasok doon sa location na yun. Ayayari ka doon, sorry. Tsaka may madagdag lang ako doon. Tsaka kasi kung nasan yung pera, mas madali ka kasi nakaupa ka lang eh. Tatalong ka doon. Tatalong ka eh. Kunyari nasa Visayas yung alam mo magkakapera ka. Pwede kang tumalon, pwede kang magrenta sa ano sa Visayas, di ba? Oo, pare. Alam mo, naiisip ko lang kasi, kaya maraming Pinoy na pinapatay pare sa kahirapan. Kasi pinipili nila lagi yung safe. Safe. Which is, walang pera talaga sa safe eh. Para sa akin ha, napakaliit ng pera sa safe. Totoo, legit na, di ba? Pag yung, maririnig mo nga sa mga bilyonaryo, di ba? Na paano mo nagawa yan, di ba? Take the risk, di ba? Sugalan mo. Walang safe. Hindi pwedeng, lagi kang may abang na, kunyari, pag hindi ko nagawa to, paano yung safety ko? Dapat may babalikan ako, hindi. Kasi nga, distraction nga siya dun sa focus mo dito eh. Diba? Hindi ka mag-all in, di ba? Totoo, di ba? Itong ang plano mo na to, na supposedly, kailangan mong all-in ang to. Pero kung takot ka, tapos gusto mo safe, hindi ka makakaalis dyan, dyan ka na lang. Kaya nga, di ba, pag hindi ka umalis sa comfort zone mo, dun sa kahon mo, hindi ka mag-excel, di ba? Yun na yun. Yun na yun. Hanggat gusto mo nang safe ka, dyan ka na lang. Di ba? Hanggat hindi ka ganun katapang para sumugal, dyan ka na lang. Dyan ka na lang. Hindi ka makakaalis dyan. Hindi pwedeng andyan ka lang, makakaalis ka dyan nang wala kang ginagawa. Unless tataya ka sa loto. Pero sugal yun. Di ba? Sumugal ka. Kunyari, nanalo ka sa loto. Sumugal ka. And dagdag ko dun, babalik nga yung sinabi ko kanina na pag stupid ka, yumama ka, may power lang ng loto. Diba, tumama ka sa loto, hindi mo naman ginurney yun, hindi mo naman pinaghirapan yun. Mauubos at mauubos yun. Mayaman ka na bobo. Oo. Mayaman ka. Wala ka sapat na kalaman. Nonsense rin yung ano, no, yaman mo. No? Oo, pre, kasi hindi mo naman ginurney yung pera na yun eh. Tinaya mo lang yun eh. yung halaga nung pera na yun, hindi mo alam. Hindi mo alam, hindi mo siya magigets. Kaya, yung kung paano mo siya gagamitin, sobrang bobo mo rin siya gagamitin. Oo, para. Totoo, legit. Sobrang hirap dito sa Pilipinas, lalo dito sa Pilipinas, legit. Puta na, sobrang hirap dito sa Pilipinas. Like for example, lalo para sa mga kababayan nga natin, ako talaga, ako ito legit ha. Guilty ako na ako, pagago-gago lang ako na ganito, tapos natatamasa ko lahat ng gusto ko. Diba? Na ako, gusto ko sanang i-share sa inyo. Diba na para tamasahin ko tong ganito, diba? Hindi ako nag-stay doon sa safe lang. Diba po siya? Ang dami kong risk na ginet para lang makarating ako sa ganito. Nag-all-in ako. Halos tinakwil ako ng pamilya ko dahil tangina, graduate ako eh. Diba? Graduate ako pa. BSIT graduate ako. College graduate lang ako. Mukha lang ako gago pero college graduate ako. May bachelor's degree ako. Tapos biglang ganito, mag-all-in ako sa internet. Diba? Na hindi siya pasok sa ano eh, sa Pinoy ano eh. Diba? Kultura pa. Wala kaya. GG talaga. Pero sinasabi ko ba na mag-vlog kayo? Hindi. Ang sinasabi ko lang na huwag kayong matakot na tumaliwas dun sa kung anong nakasanayan. Na kung yung nakasanayan nga, hindi nga nag-work. Di ba? Kasi nga yung nakasanayan na Pinoy culture, hindi nag-work sa akin eh. Sa akin ha. Kasi yung Pinoy culture, pwedeng nag-work sa iba. Di ba? Pero sa akin hindi. Pwedeng sa iyo hindi. Pwedeng sa kanya nag-work. Di ba? Hindi siya ganun. May kanya-kanyang para sa iyo, para sa akin. Kung sa iba, hindi, ganito. Nakagraduate ako, may magka-comment. Nakagraduate ako, nagtrabaho ako, naging okay naman. O, nag-work sa'yo. O, ako ba ikaw? Ikaw ba ako? Hindi. Kaya nga tayo magkakaiba eh.
Yeah? Yun nga yung beauty ng mundo, pare. Magkakaiba yung mga tao. Totoo. Diba? Kaya may kanya-kanya tayong ano. Oo. And isa pa napansin ko, kapag ka sinabi mo yung kakaibang pangarap mo sa kanila, tatawa na nga ng mga tao, totoo. Ano? Baliw. Nanay mo, kapatid mo, tatawa na nga nila eh. Baliw na ba? Parang, buang. Ma, magbablog na ko. Sira ulo nga na ba? Taas naman ang pangarap mo. Kasi ang malinaw sa kanilang path, is yung paycheck to paycheck na galawan. Pa. Yung andyan agad. Nakikita. Nakikita. Wala nang ano. Patay na yung nagbibisyon, nag-aambisyon ng higit pa sa ganito. Patay na nila. Na hindi mo naman sila masisisi. Kasi nga, putang ina, sobrang hirap nga dito sa Pilipinas na ang nagiging focus nila ay yung surviving. Diba? Kailangan may kainin ako bukas. Kunyari sa akin, ma, magbablog ako, ganito ganyan. Magiging mayaman ako dito someday pag gumaling ako sa ganitong larangan. Someday? Anong ulamin mo bukas? Mauulam mo ba yung someday bukas? Di ba? Hindi mo sila masisisi. Kaya ang the best, ito the best ha, na kayo, kung may plano kayo, may mga plano kayo sa buhay, hindi nyo na kailangan pa na i-explain nyo sa iba. Di ba? Ipipilit nyo, i-defend nyo sa iba yung idea nyo sa utak. Hindi na. Hindi nyo kailangan ipagsabi or patunayan sa kanila na mag-work to. Diba? Kailangan yung idea mo sa utak mo, papatunayan mo yan sa nag-iisa lang eh. Sa sarili mo lang. Tama. Diba? Sa Panginoon. Oo. Execute mo kung ano yung naisip mo. No need na explain ko sa inyo. Ganto, parang tangin na ganito yung gagawin ko ah. Ganto. Hindi na. Kasi anong pake niya? Diba? Pero may intindihan nila eh. May gagawin ka ba para maging matagumpay ako sa gagawin ko? Eh ako yung susi doon to execute kung ano yung nasa utak ko. Diba? Na kung kayo, may idea kayo, nasa tingin nyo mag-work, di ba? Gawin nyo ng gawin. Hindi nyo kailangan ng approval ng kahit sino. Di ba? Yun, pasok sa akin yung parang. Nung nasa, nag-abroad ako eh. Tapos sabi ko, tangin na, mag-all in ako sa pagiging content creator. Nanay ko, teacher, galit na galit. Iba yung ginagawa mo, parang hindi edukado dyan sa gagawin mo. Sigaw ka ng sigaw, mura ka ng mura. Di ba? Na ako, in-explain ko ng one time. Explain mo ng one time. Pag hindi nila nag-gets, pag hindi sila nag-approve doon, walk out ka na, hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo sa kanila, patunayan yung sarili mo sa sarili mo. Diba? Pati kay God. Kasi si God yung nagbibigay sa'yo ng vision. Tama. Diba? Tsaka, bad trip yun ha. Bad trip yun si God. Kunyari, puta, papray-pray ka, binigyan ka na ng vision, hindi kasi yan papasok, yung idea, hindi siya papasok sa utak mo nang wala lang. May naglalagay niyan dyan. Ha? Si God yun. Nilalagay niya yung idea sa utak mo, na puta, yan, pag hindi mo in-execute, diba? Hindi mo siya in-execute, eh yun na sana yung breakthrough mo para sa maginhawang buhay. Hindi mo ginawa yun, yun naisip mo lang. Tapos magpe-pray ka, Lord, sana makakain ako next week. May utang akong babayaran. Tangina mo eh, gunapag mo rin. Tangina mo eh. Binibigyan kita ng mga ideya na i-execute mo. Gagawin mo na lang. Hindi mo ginagawa. Oo, saka madagdag ko pa, bibigyan ka niya ng struggles. Diba? Totoo. For example, gusto mo ng pera, gusto mo ng pagkain, bibigyan ka niya ng struggles, pagsubok. Eh yung ibang tao, pinanghihinaan doon sa pagsubok na hindi nila alam yung beauty after ng pagsubok, nandun yung pera eh. Totoo. Diba? Nandun yung binibigyan ni God sa'yo. Totoo. Diba, humiling ka ng strength, for example, bibigyan ka niya ngayon ng malaking problema. Ang hindi mo nakikita, blessing yung problema na yun kasi after nun, may strength ka makukuha, diba? Nahiniling mo. Eh, nami-misinterpret ng mga Pilipino yung bagay na struggle na binibigay ni God eh. Which is, di ba, it can make you stronger, pare. Pwede mo siyang ano, pwede mong literalin ha, yung mga sinasabi namin, pwede mong literalin yung struggle to gain strength. Kung gusto mo ng muscle, gusto mo ng abs, mag-workout ka eh. Mahirap yun eh. Komportable ba mag-workout? Komportable ba mag-workout? Hindi. Di ba, nakakatamad mag-workout, masakit sa katawan, pahirap. Pawis na pawis. Diba? Aksayado sa labahan kasi naligo ka na ngayon, nag-workout ka, maliligo ka ulit. Diba? Oo, totoo. Komportable ba mag-workout? Hindi. Pero gusto mo ng strength, diba? Gusto mo ng lakas, mag-workout ka talaga. Na yung, eto, na kadalasan talaga, yung way dun sa success na ano mo, yung way papunta dun sa success na gusto mo, kasi may kanya-kanya tayong definition ng success eh. Kaya dapat, success mo, success ko, success niya. Iba-iba tayo ng success. Kadalasan yung way papunta dun sa success na gusto mo, hindi talaga siya komportable. Totoo. Hindi siya komportable. Diba? At kapag hindi ka komportable, ibig sabihin, you are doing something new in your life, pare. Yun. Kaya hindi ka komportable. Totoo. Well, may iba naman ako ng topic. Sorry. Ano ba yung nag-trending neto nakaraan? Yung isang player pa yun? Nabalitaan mo yun, pare. Isang ML player yata. ML player. Ay, puto tayo na, ng babae.
na babae. Famous, famous yun. Oh, yun! ML player, tas champion ba sila? Champion ba sila yun? Champion. Champion sila, no? Champion yun. ML player, champion yun, ng babae. Pero, di naman siya binus eh. Kasi nga, guwapings, tsaka, putangin na, sikat na sikat, tsaka ano eh, Pinoy pride. Pinoy pride, ang buwan na nga yan. Pinoy pride siya pare. Champion sila yun, no? Champion sila kahapon, kagabi. Champion sila kagabi. Pero, tas nung ng babae, di ba? Sakto lang, na ganun, kabobo ang ano. Halos lahat ng fans nun, babae ah. Halos lahat ng fans nun, babae. Tapos yung idol nila na yun, ng babae. Pero okay lang. Pero okay lang. Kasi nga, guwapo. Tsaka, magaling mag-ML. Teka, teka, teka. Parang mahina na kitang palette lives matter saya. Hindi ah. Yun ah. Legit yun. Legit yun. Tangin na yung ML player na yun. Tangin na. Nagloko yun. Lantaran. Huli na. Walang lusot. Diba? Walang lusot. Imbis na tuligsain. Diba? Itama yung kamalian. Hindi. Eh kapag ka... Pangit ang nag-global. Natolerate po tayong pangit na wala ka pang ginagawa. Kailangan pang ka na lang masama. Kami, kunyari kami mga pangit, din namin kailangan maging ML player o kaya maging sikat na sikat. Kahit nakatayo lang kami, puta, makita lang kami. Akala mo may gagawin namin magandang ito. Higit na yung kapit sa bagay. Legit. Sa bagay. Nilipot ang linya, no? Legit yung par. Puta, tsaka naging issue lang din. Naging issue lang din na ganun. Pinus eh. Pinus kasi nga, guwapo. Sikat. Diba? Pinoy pride. Kaya pinost, tangina yung babae rin. Yung babae nag-leak nung convo na yun, tangina at sampung, piling niya, trope rin sa kanya yun eh. Pwede, di ba kasi, oo, pwede. Bakit mo ipapublic yan? Bakit mo hayaang mag-leak yan? Chinachat ako na ganito, nilalandi ako na ganito. Ano yun? Pwede naman resolvahin, di ba? Tangina, pwede. Pwede, di ba? Ignore mo. Ay, si ano to ah, ito yung ML player ah, may girlfriend to ah. Oh, ignore. Block mo na. Ignore mo. Ignore. Eh kaso kung may agenda ka nga, kunyari may idea kang palpak na bilang isang babae, may idea kang palpak. Diba na? Ay, you know. Eh ganun yung mga babae, kadalasan trophy sa kanila yun, na lalapitan sila ng ogag na lalaki. O, lalandin sila ng ogag na lalaki. Nakaramihan sa ogag na lalaki. Yan, yan. Hindi talaga, hindi talaga maitatanggit. Karamihan ng ogag na lalaki, yung palpak na lalaki, guwapings. Ya. Yeah? Superstar andiyan lahat, ya? Yeah? Sikat na sikat, mapera, guwapings, lahat andiyan lahat. 'Di ba? Na kaya yung mga babae, goods na goods sa kanila sa pakiramdam nila na inaaswang sila ng mga ogag na lalaki, ng mga palpak na lalaki. Pero kung titignan mo maigit, tangina. Anong logic doon? Yeah? Anong logic doon? 'Di ba? Tangina din lang eh, 'di ba? Babae ako. Nilandi ako nung top player na ML player na sikat na tangina, hindi naman low-key. Diba, pinupo sa FB, publicly na may jowa. Oo. Okay na yun, tas nilandi ako, ignore ko na yan, ignore ko na yan. May jowa yan eh. Eh kaso nga may idea ka na, utang, ino, nilalandi ako na gano'n. Ibibida pa, diba? May ginagawa ka ng kapalpakan, ibinibida mo pa. Diba, puta, ang dami niya sa TikTok. Napakadami sa TikTok, mga babae. Diba, nahuhuli daw nila yung boyfriend nilang nag-cheat, pero sila daw hindi nahuhuli. Puta, binibida pa! Binibida ang pumunta! Anong kalupit-lupit dun? Para daw maangas. Puta, ano kayo maangas dun, di ba? Yung babae, binibida niya na nagloloko siya tapos hindi siya nahuhuli. Puta, anong malupit dun? Tangina, wala malupit dun. Parang gago. Na, may isa pa, nakita ko, puta, ina, diring-diri ako eh. Yung boyfriend niya daw, nagloloko sa kanya, kaya ang ginawa niya, walang kaabog-abog, nilandi niya yung tropa ng boyfriend niya. Puta na! Wow! Galing ah! Feeling niya siya yung ano? Kala niya nakalamang siya! Ang hindi niya alam puta, inisahan siya nung dalawa! Ang ina, inisahan ka nung dalawa! Mag-tropa yun, magkukwentuhan pa yun. Siguro, nasa mindset ni ate, parang naisahan niya yung dalawa eh, no? Baliktad eh, no? Hindi, naisahan ka nung dalawa. Double kill! Sobrang sablay. Sablay na mindset. Diba? Sa mga babae naman dyan. Ito, baka sabihin, misogynist. Baka sabihin, mga lalaki na nakapokus lang sa sarili na masyadong hinihate yung mga babae. Hindi. Kami, tangina, ang goal namin dito, lahat ng babaeng tanga, maging matalino sa pagbuo ng mga desisyon sa buhay. Diba? Naputa, legit yun, yung mga pinagsasabi ko sa content ko. Tangina, legit yun eh. Lolokohin ka ng lalaking gago. Lolokohin ka ng lalaking gago na gwapo. Alam mo sa sarili mo, red flag yun. Lolokohin ka nun. Tangina, pag niloko ka nun, ang sisi mo sa mga lalaki na. Tangina, yung mga lalaki talaga, palpak talaga kayo. Generalize, no? Hindi palpak ng lalaki. Palpak yung pagpili mo ng lalaki. Tama. Iba yun. Tangina, bububo.
paano kaya kung yung mata mo pala yung may mali, no? Hindi naman yung mga lalaking ano, yung mata pala nila, pare, sa pagpili. Kasi ganun kababaw. Marami sa kababaihan. Ganun kababaw. Nakakalungkot kasi ganun sila kababaw na nakafocus lang sila sa panlabas. Sa appearance lang na puta, maliit na porsyento lang siya ng pagkatao ng tao. Pero maliit na porsyento nga lang siya, legit, ng pagkatao yung appearance. Pero malaking factor, totoo. Legit, malaking factor talaga. May ano talaga yung beauty privilege na pagwapo ka, palumpalo ka, tangina special ka, na pagbabae ka, maganda ka, palumpalo ka, special ka din. Diba? May beauty privilege. May advantage, totoo, kumbaga, oh, sa lipunan. Tangina, totoo, mga hype na yan. Magago kayo. Saka, yun nga, isa sa mga pansin kong trip na trip nila, yung mga red flag na lalaki. Legit. Tapos, kapag ka pumalpak, i-generalize lahat ng lalaki. Lahat. Pero kung tatanungin mo ako, ha, sinisigurado ko sa inyo, lahat ng e-above keso 5 yung kartada sa is, meron at meron genuine na lalaki na may malinis na puso at hangarin na nasa inbox nila yan, pare. Legit. Hindi lang sobrang ideal kagwapuhan. Totoo. Pero mamahalin sila ng lubos sa isa lang talaga. Legit. Pero itatapon nila yun sa kangkungan eh. Oo. Oh. Diba? Kasi nga hindi gwapo. Ano na legit eh. Parang may nalakit ulit. Hindi gago, legit. Par, legit yan. Kahit wala sa message request, nasa circle of friends nyo yan, merong lalaki dyan na kursunada kayo. Totoo yan. Sa mga babae dyan, merong lalaki dyan na isa na kursunada kayo na puta. Hinayang na hinayang sa'yo yun, na kada nakikita ka niya, na nabaliw na baliw ka dun sa lalaking alam namin, nakakarnihin ka lang. Kasi lalaki yung nakakaalam yan eh. Kami-kami mga lalaki lang na, puta, kasama niya si ganito. Alam namin na kung si ganito, kasama niya si ganyan na babae, alam namin na kung kakarnihin niya lang yun o jojowain niya talaga. Kaming mga lalaki nakakaalam nun, na puta, meron dyan, sa circle of friends nyo, meron dyan marami dyan, na andun yung katangian ng lalaki na gusto nyo. Diba? Katangian kasi, ayun, diba, kanina, kagaya sinabi ko, dapat alam mo sa isip mo kung anong gusto mo. Gusto mo ba ng katangian? O gusto mo ng panlabas lang? Di ba? Kasi kung ideal na lalaki, katangian na lalaki. Ideal na lalaki. Di ba? God-fearing. Andun yung pagiging masigasig. May direction sa buhay. Di ba? May suntok sa buhay. Kung ayong katangian yung gusto mo, meron. Di ba? Kaya, i-clarify nyo anong gusto nyo. Gusto nyo ba ng ideal na lalaki? O gusto nyo ng lalaking pang-rampa lang? Di ba? Kasi yung lalaking pang-rampa lang, pang-rampa talaga yun. Pang-rampa lang talaga yun. Alam mo makulit. They are confused kung anong gusto nila sa lalaki. Yung nga. Ba't ko nasabi ah, pagkatinanong mo isang simpleng babae, ano bang mga ideal guy mo sa isang lalaki, diba? Sasabihin nila sa'yo yung mabait, tatratuin ako nice. Alam mo yun? Totoo. Yung sobrang gentleman. Hindi nila alam kung sinasabi nila. Oo, pare. Pero pag tinignan mo mga boyfriend nila, kabalik na rin lang. Oo, oh, oo. Hindi nila alam sinasabi nila. Gusto nila ganito ganyan. Mabait. Gusto nila ganito. Ang dami yung mga good traits ng mga lalaki, good traits ng isang lalaki. Sasabihin nila yan, lahat. Pero makikita mo yung jowa nila, guwapings na alam mong gagalawin lang sila tapos lalayasan na sila. Oo, pare, iminawa lang niya sila. Doon sila patay na patay. Tapos sakabul-habulin nila yun. Totoo. Diba? Kasi nga may idea sila sa utak nila. Tang inang idea, ang dami yung idea sa utak. May idea sila sa utak nila. Na puta, hindi. Ako makakapagpabago sa akin. Wala kayong babagulin. Maniwala kayo sa akin na kung gusto nyong ma-meet yung para sa inyo talaga, hindi nyo kailangan baguhin yung ibang tao. Diba? Sarili nyo. Sarili. Yung point of view nyo yung babaguhin nyo. Diba? Tama. Wala kang babaguhin. Tsaka wala kang kayang baguhin. Babae ka? Babaguhin si Ganto? Hindi. O bakit si Ganto nagbago nung naging jowa si Ganto? Hindi. Diba? Yung lalaki, yung nagbabago sa sarili niya. Tama. Choice niya yun. Na kunyari, ako magbabago ko. Naging jowa ko si Ganto, tas nakita ng tao nagbago si ano, naging jowa niya si Ganto. Diba? Ako, choice ko yun kasi ako siguro minahal kita ng gusto, ayoko mawala ka, magbabago ko para sa'yo. Pero hindi yung, tangina ako magpapabago sa'yo. Hindi, yung personal, yung tao mismo ang nagpapabago sa sarili niya, hindi ikaw. Kaya yung idea na gano'n na puta kukuha kayo ng gwapong-gwapong palong-palong varsity player na matangkad na payat na nasingkit na puta na guys, di ba? Tapos palpak talaga at all, palpak talaga at all. Tapos, hindi, ako makapagpabago sa kanya. Hindi. Hindi ka hindi ikaw ang makakapagpabago sa kanya, maniwala ka sa akin. Nanay niya nga sumusuko na sa kanya. Kasi ikaw pa na mahinang nila lang. pero sorry pa, magitna ako lang. Legit. Baka sabihin naman nila na puro babae yung ano eh, may problema. May sakit din kasi yung ibang lalaki yan. So, pasok din sa lalaki yun. Oo, sabagay. Pero may isang kasalanan din ng mga lalaki dyan. Yung mga lalaking simp. Totoo. Pare. Totoo. Yung sobra-sobra sila mag-validate ng babae. Pak! Sobrang palpang.
Kaya umaangat lalo yung tingin ng babae sa sarili niya minsan. Legit. Sobrang lumalaki yung ulo. Ang daming lalaking ganun kasi may mga lalaking din ganun. Halos himudi na yung pala pa. Patay na patay talaga. Diba? Yung mga babae naman, tangina. Eris ako. Reina ako. Ang dami kong ano, ang dami kong admirers. Tapos siya, may hinahabol siya na, hinahabol niya lang din. Ang dami naghahabol sa kanya. Tapos siya, nakatingin siya, nakatungin siya sa iba. Diba? Ano po, tumataas yung confidence nila. Totoo. Yung mayabang sila. Pag may ganung lalaki na palpak, na makitid yung utak na akala niya, yung paghimod nung talampakan ng babae, yung makakapagpasagot. Hindi na. Hinahabol si mood. Lalo mo lang pinalalayo yung babae, pare. Totoo. And, ayaw nila ng ganun. Easy to get. Totoo. Kasi alam na gusto-gusto sila nun eh. Diba? And, ganda ng usapan natin, tuloy-tuloy lang pare, no? So, may dagdag ko naman itong isang question ko, may ligo ko naman yun, since natakal na natin yan. Anong masasabi mo, kasi ito hot topic to sa TikTok ko ngayon, napapansin ko ito. Anong masasabi mo sa babaeng may boy best friend, pare? Boy best friend. Sa akin ha, ito sa akin to. Go. Opinion ko to. Hindi ko sinasabing, ito yung tama, hindi ko sinasabing, ito yung dapat. Diba? Ako to. Ako to. Kayo yan. Sa akin to. Boy best friend. Palpak yan, pal. Palpak yan. Kasi ako mismo, college days, boy best friend ako. Ayun. Tsaka ako, hindi ako boy best friend lang. Boy best friend ng tropa tayo. Akong bahala sa'yo na pag may mga kailangan ka, ganyan. Andito ako, shoulder to. Ayun, hindi. May agenda ako. Diba? May agenda ako, hindi boy best friend. Magsasayo ako ng oras, pumunta-punta, sama-sama ka sa ganito. Kasi best friend tayo. Hindi. May agenda ako. Kaya ako mismo, alam na alam ko yung kartada. Di ba? Alam ko yung galawan. Putang ina, may boy best friend. Eh, boy best friend nga ako eh. Dati. Ito. Nung supot pa ako. Legit. Kasi hindi naman ako pinanganak na ganito. Di ba? Natututunan yun. Dumaan din ako sa pagiging wak na lalaki. Naging boy best friend din ako. Na ako, alam ko yung kartada ng boy best friend. Kaya ngayon, nung natauhan na ako, nagbibigay na ako ng warning. Na putang na iwasan niyo yung mga, pag may boy best friend, palpak yan. Sure yan, may agenda sa yan. Kasi ako ganun dati. Kaya alam ko yung galawan. Tangin na, boy best friend, sasamahan ka sa kahit saan. Diba? Isang ayaw mo lang nandyan. Diba? Yung mga ayaw ng boyfriend mo, like for example, dun sa pananamit. Again, at sa pananamit. Ayaw ng boyfriend magsuot ng ganyan, pero sa boy best friend, okay lang. Kasi nga may agenda kami. Diba? Sexually attracted. Hindi man intimate yung true love, pero may agenda nga yung boy best friend. Hindi mawawala yun. Hindi mawawala. Na kung sa isang best, sa isang friendship, babae at lalaki, mag-best friend sila, na pwede, pwede to ah, na kung yung lalaki, walang feelings, pwede yung babae meron. Ganun yun. Na kaya hindi siya nag-break. Kaya hindi siya nag-break. O, sa mga mag-boy best friend, girl best friend dyan, di ba? Mag-boy best friend, girl best friend kaya dalawa kayo, testing nyo lang. Yung babae, chat mo yung lalaki. Punta ka dito sa bahay, walang tao. Pupunta yan. O kaya yung lalaki naman, magbigay ka ng mixed signals. Di ba? Testing mo na, bembang yan. Kakagat. Kasi nga, may something. Na ito naman, maraming babae, mas preferred nila yung boy best friend. Di ba? Kasi less drama. Tangina, less drama talaga. Kasi nga, ang gusto niya lang sa'yo, hindi naman drama eh. Bembang. Sexuality nga gusto niya sa'yo eh. Porno. Tangina, less drama talaga. Walang drama talaga. Papatawanin kita, lahat gagawin ko para maging masaya ka, tas butang, nakubad ka ng magigising. Diba? Totoo yun. And gusto naman ng babae doon, yung attention na nakukuha niya pare, for free. Totoo. May food walang pa commitment. Walang commitment. May food pa minsan, diba? Totoo. Tangina ka diri. Hindi naman talaga, diba? May food pa, no? May libre. Kawawa. May libre protection, may libre food, diba? Walang commitment. At ito pa, madagdag ko pa. Hindi ka ba nagtataka, ikaw na may boy best friend ka? Pansinin mo, kadalasan ng babaeng may boy best friend na marami, eh magaganda. Bakit hindi nagsisiksikan yung mga boy best friend sa mga... Tangina! Yun! Legit! Legit! Hindi ka ba nagtaka? Tangina! Legit! Legit yan ha! Ang binibest friend nila yung magagandang babae. Tangina! Legit yan! Legit yan kasi ako din, yung mga binibest friend ko din, magaganda. Na kung mapapanood ba ito ng mga naging best friend ko nung college, diba? Diba? O. Magaganda talaga. Tangina, totoo. Pasok talaga. Pasok na naman ang ayo, diba? Nagkakaroon lang ng boy best friend yung mga babaeng magaganda. Di ba? Bakit? May agenda na eh! Di ba? Putang ina! Siyempre gusto ko parmihin.
Oh, kasi kung boy best friend lang habol mo, eh kung best friend lang habol mo sa babae, bakit hindi mo nagiging kaibigan ng sobra yung hindi maganda? Totoo. Diba? Oh. Totoo. Diba? Inanyan. Kasi friendship ang gusto mo eh, diba? Bakit yung magaganda yung pinifriendship mo? Legit. Oh, tanga na bakit? Sa mga lalaki naman dyan na ogag, may magana pa rin dito ba? May kukontra pa rin dito na, hindi, tangin na bakit kami? May mga nagkukomment ko sa akin, tinatag yung girl best friend nila. Bakit tayo naman walang mali siya? Mga ulol! Mga ulol! Tangin na itatag nila yung girl best friend nila, bakit kami naman ito? Wala kaming mali siya nito. Diba? Tangin na, nakapagsama nga kami sa kwarto, walang nangyari. Ulol! Diba? Pwede, baka bobo ka lang gumawa ng moves, kaya walang nangyari. Pero yung may gusto kang mangyari, kalokohang wala. Diba? Kasi kung best friend, friendship lang gusto mo, napakarami mong kakilalang babae. Bakit hindi? Bakit wala ni isa doon? Yung mga tropa mong babae lang hindi kagandahan, ba't wala kang besi doon? Diba? He's capping, pare. Bakit yung wala kang besi doon? Bakit ang besi mo yung maganda agad na may alagang shih tzu, na naka-airpods na nagja-jogging? Bakit ganun? Ano, namimili ka? Namimili, diba? Kaya kadalasan babae yung maganda, diba? Nagja-jogging sa hapon, may alagang shih tzu, naka-airpods. Bakit ganun yung mga best friend mo? Diba? Nang ina mo. Comment ka, hindi mag-comment yan dyan. Mag-comment yan. Kami nga nito. Oh, ganun po mga lalaki, mga ulol. Na kung ikaw lalaki ka, i-comment mo yung pangalan ng babae na girl best friend mo kuno. Sasabihin mo, wala nangyayari sa inyo. Ha? Baka bobo ka. Bobo ka gumawa ng moves. Or duro ka pa, hindi ka pa ganun kalakas yung loob para may mangyari. Naputa mali. Mali yun. Para sa akin, lame na galawan. Mali yun. Palpak yun na ikaw, tangin na, best friendin mo. Tapos minsan, may nanliligaw na ng matino dun sa babae na girl best friend mo kumun, na kuno, di ba? Tapos ayaw mo pang manahimik. Di ba nga kasi nga may ano ka? Diba? Mawawalan kayo. Pulpak naman yung bago. Sisaraan niya yung pare. Kukontray niya, no? Kasi nga siya yung mawawalan. Tangin ang boy best friend niya. Palpak yan. Ito may pagdagaway sila. Alam mo, kapag kung ako yun, hindi ko nagagawin. Tangin na support! Nasupot! Nabanat! Pulpak naman yan. Alam mo kung ako, di kita gaganyan. Inang-ina mo! Palpak. Sa kaya edo, tawalan. Palpak. Sobrang palpak. Sa mga Siraulo Nations worldwide natin dyan, na makakapanood nito, na kung yung nililigawan nyo, may girl, may boy best friend. Red flag yun. Hanap kayo iba. Hanap kayo iba. O kaya, magiging vocal ka, di ba? Nagliligawan na tayo ngayon. Yan. Tapos, pag hindi niya, yun ha, pag hindi niya inikisan yung boy best friend niya, pag hindi naging limitado yung paggalaw at pagkilos nila, yung puta nililigawan na kita, tapos yung galawan nyo, ganun pa rin kayo ka-close, ganun pa rin kayo ka-sweet, hindi ka nare-respeto, mas pipiliin niya yung boy best friend niya kesa sa'yo, hanap ka iba. Iangat natin, di ba, nasa ligaw. Gawin natin, for example, na magka-relasyon na kayo. Ayun. Wow. Tapos, nire-request mo na, uy, bigyan mo naman ako ng boundary. Respect my boundaries, diba? Yung boy best friend mo, baka pwede naman. Huwag masyadong madikit. Diba? O alisin mo na lang kung ano. Kapag hindi siya pumayag, tama yung sinabi ni Soy. Ni Soy ato. Mas mahal niya yun eh. Hindi kayo na lang, diba? Bakit na kasi, bakit ka nag-boyfriend? Diba? Bakit ka nag-boyfriend kung mas pipili mo yung boy best friend mo? Oh. Diba? Tangin na boyfriend nga ako eh. Na kung may mas magiging matalik kang lalaking kaibigan, ako yun, puta root word oh, boyfriend. Tangin na ako yun, kailangan ko ng boy best friend. Kung may kailangan kang best friend sa buhay, ako yun, ako yung magiging partner mo eh, sa tama, buhay. Tama. Tangin na ba't kailangan pa ng isang tagahalili? Ano yun, magkaiba playboy? Pag gusto mo sinigang dito ka sa kabila? Tangin na palpak eh. Hindi, ano talaga, para sa akin ha, tangin na, bullshit yung concept nun yung, best friend lang. And may dagdag ko pa doon. Ide-defend ng babae yan na, hindi naman kami ganun. Well, sa mata ng lalaki, we don't want to find out. Kumbaga, hindi na namin kailangan pang hulaan kung totoo ba talagang may nangyayari o wala. Kasi red flag na nga talaga matik yun, di ba? Ano ba silbi niyan, di ba? Huwag niyo ipilit sa mga babae dyan. Hindi, okay lang talaga. Okay lang talaga na babae ka, may boyfriend ka, tapos may boy best friend. May mga ogag pa. May mga ogag pa dyan na babae. Itatag yung boyfriend nila, kasama yung best friend nila. Good terms naman sila! Tangin na wala lang magawa yung boyfriend mo, siguro, baka mahihirapan na siyang humalap ng iba, kaya tinitiis niya na lang yung toxicity nung pagkakaroon mo ng boy best friend. Baka walang iba nagkakagusto sa kanya. Totoo. Kaya tinitiis niya na lang, hindi, sige, okay lang may boy best friend ka, pero deep inside, gusto niya itakin sa leg yun. Iwala ka sa akin! Tangin naman, iwala ka sa akin! Tangin na legit, kasi ako, boy best friend niya ako dati, nung supot pa ako!
supot pa. Supot na supot. Gusto ko yung pagiging honest, pare. Yung kinuwento mo yung boy best friend days support. Mo. Gusto ko yung pagiging honest. Supot. Supot na supot. Tangin ang bobo ko nun. Talagang ano ako nun eh. Palpak malalaki. Palpak well, malalaki nun. Well, lahat naman siguro tayo mga lalaki, ha? Pinangapalpak. Oo, oh, bago maging rational yung pag-iisip natin, logical. Dumating talaga tayo sa palpak. Walang pinanganak na top player agad. Wala, walang ganun. Yung mga lame na galawan, naranasan namin yan. Legit, inaaral talaga yan. Na ngayon, na kasi sa atin, di ba, yung generation natin, di ba, naranasan na natin, pinagdaanan na natin. Na ngayon kasi, sobrang grabe nung bagong generation ngayon na hindi pwedeng pagdaanan nyo yung pinagdaanan namin kasi kung kami na-handle namin ng maayos tapos naging upgraded na tao kami, eh kasi yung takbo ng utak namin, iba kumpara sa takbo ng utak ng bagong generation ngayon. Oo, pare. Tangin na sobrang grabe ng generation ngayon, pare. May dagdag ko dyan ha, sa generation ngayon. Pansin ko parang mas lagi nilang pinapaboran yung pakiramdam kumpara sa logical na pag-iisip. Pakiramdam? Putang ina, legit! Putang ina, hindi nila alam kung babae o lalaki sila. Putang ina, ano yun? Legit ba? Oo. Totoo yan. Putang ina, nilalaro sila ng utak nila na dapat kayo ang magkocontrol sa utak mo. Hindi yung, puta, may napanood sa internet. Uy, putang ina, uso bisexual yun 2019? Lumabas yung bisexual? May kulay mahol, may makulay na plato. Puta, ang dami naging bisexual bigla. Hindi kaya ano? Palpak. Hindi kaya hidden agenda rin 'yun ng mga regular pare para i-promote 'yun. Kasi pansin ko parang lumakas yung promotion nila. Totoo. Na putang ina. Para makontrol yung populasyon. Ito ha, ito. Walang masama kung ikaw, yung edad mo, pagpalagay na natin edad mo 90s ka. Tapos gay ka. Lesbian ka, kung ano mang kasarian yung, kasi hindi ko abisado yun, napakarami yan. 100 na raw ngayon eh. Part ka ng LGBT community plus, walang masama dyan, pero yung nag-encourage ka pa ng mga bago, na mag-encourage ka ng mga bago na po siya, uy, walang masama dyan. Puta, kinukonfuse mo yung kabataan, na puta, yung kabataan mismo, nakakapagkamap sa idea na, oo nga, no, pwede palang hindi ako babae, pwede palang hindi ako lalaki, na puta, palpak! Diba? Okay nang ikaw, 'di ba? Huwag ka nang maghatak pa ng miyembro. Kasi walang problema talaga 'yan. Ang kaso nasa Pilipinas ka. Sobrang konserbatibo nitong bansa na kasabay ng pagiging mapanghusga. Conservative na Catholic na itong bansa. Tapos at the same time mapanghusga. Na kung ikaw magiging part ka ng ganun, LGBTQ+, tapos gusto mo nang matiwasay na buhay, hindi mo makukuha dito 'yan sa Pilipinas, 'di ba? Hindi nila makuha dito yan. May balangon ng konti, pero same topic pa rin. Pero agree ako sa'yo doon. Huwag nila pasukin yung ugali ng bata. Especially kung minor. Diba? Wala pa sariling ano yun eh. Sobrang daling manduhin. Sobrang daling gawin corrupted. Confused pa yun eh. Maintindihan ka to sa part na yun. May iba lang ako, since dyan pa rin yung topic natin. Ha? Kung gusto mong maging LGBT o kaya maging gay, for example, o kung anumang sexual ang gusto mo, okay lang naman kung sa'yo, bahala ka sa sarili mo. Sarili mo yan eh. Ikaw lang. Pero kasi minsan may napapansin ako na na-o-offend sila kapag ka nagkakamali ka ng tawag. Eh, nakakalito nga eh, di ba? Nakakalito nga. Sa mata mo, lalaki siya eh, di ba? So, pag nagkamali ka ng tawag, na-o-offend, maraming ganun, di ba? Pati yung sa CR issue lang, di ba? CR issue. Takin na gusto nila. Mabot sa Senado. Ang gusto nila, di ba may idea sila sa utak na oo, nilalakad na, may mga naglalakad, may mga advocate na naglalakad patungkol sa karapatan nila. Uh-huh. Ang gusto nila, gets agad yun ng buong Pilipinas. Gets agad yun ng buong mundo na hindi nga, lalo sa matatanda. Uh-huh. Lalo sa matatanda, sa mga boomer. Kung tayo pagdikdigan mong hindi ka lalaki, pagdikdigan mong hindi ka babae, murahin ka pa nun. Sabay paling ka nun. Puta yari, tangan na may mga ano, binibitin pati war, ganyan, tangan na mo lalaki ka. Hindi, babae nga ako. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Ngayon, para gusto nyo ng kahit papalo, matiwasay na pamumuhay dito sa Pilipinas. Di ba? Huwag kayong mamilit. Tatanggapin kayo ng tanggap kayo, ng kung sinong may tanggap sa inyo. Pero yung ipi-please mo lahat, ipilitin mo lahat, tangina mo, dapat tanggap mo kami. Hindi nga, kainat binga eh. Hindi mo mapi-please lahat. Kainat binga, putangina. Pero doon naman ako sa other side nun. Kayo naman sa ibang mga straight gender na male and female, wag naman kayo masyadong harsh. Kumaga parang, kasi may inaangal din LGBT na nagigets ko yung punto eh. Ang lakas kasi ng lait sa kanila. Nilalait kasi sila to, all random. Legit. Kahit sa kalsada lang. Pari, against ako doon. Totoo. Sa mga taong nang lalait nang wala namang ginagawa masama yung LGBT, for example.
diba? Naglalakad lang, sisigawan na, oy, bakla, bakla. Oh, palpak 'yon. Pare, may mga ganun sablay 'yon, sablay. Sablay kayo ha, yung mga nagagano nang dadaw ng tao. So, ganda siguro, ganun pa kayo man, di ba? Kasi respeto na lang. Oo, kami ang tinakil lang naman namin, gusto namin i-realize na hindi mo mapapa-adjust lahat ng tao o agad-agad sa gusto mo. Which is, ikaw lang yung nag-decide niyan eh. Ikaw may gusto niyan eh. Diba? Pinili mo yan. Pero yung ihikayati mo na magbago agad-agad yung tingin nila sa inyo in just one snap, hindi ganun kadali. Tama yung siya to. Totoo. Hindi yung porket, kunyari, pasado na yung batas na nagpapabor sa kung anong gusto nyo. Pag napasa na yung batas, gusto mo tatanggapin na lahat ng buong tao. Hindi ganun, hindi siya ganun kadali. Proseso yan. Proseso. Totoo, proseso yan. So, may iba naman ulit ako na ibang topic. So, para marami silang mahimay sa atin ng gems, pare, especially kay Ato. Sobrang dami natin ako kung one gems ngayon. Maraming salamat ulit sa pagbisita. Yes, sir. So, itong topic na to, isa rin to sa mainit na pinag-uusapan lagi sa TikTok. Ikaw ba, bilang lalaki, tingin mo, sa mata mo, yung body count ba ng babae is nagmamatter? Ina body count! Then, alam ko na talaga yung body count. Pinanood body count tayo. Sige. Pinanood ko yung video mo, tinapos ko yung pare. Ang babaw ko dun. Hindi ko masyadong diniin sa kung ano yung punto ko. Sensitive ang tao sa Facebook. Pero sige, pwede nating tackle yan. Body count. Body count. G. Body count, di ba? May karamihan babae. Mostly babae. Yung nagpapaulit-ulit na nagsasabi. Di ba? Nakaraan sabi nila na yung body count ng tao. Ng tao, ha? Body count ng tao, hindi yun yung magsasum up ng pagkatao ng tao. Ayun yung sinasabi nila nung last year. Pero, neto, ha, pagpasok ng 2023, may mga babae na naman nagsasabi na, hindi, pero para sa akin, ha, mapagkakatiwalaan pa rin yung babaeng maraming body count kaysa sa lalaking may maraming body count. Asan yung equality dun? Na parang yung sinasabi nila, na hindi daw magsasum up ng pagkatao yung body count. Parang sinasabi lang nila yon para maging protection nila, para sa kanila lang. Na kung yung lalaki maraming body count, fuck boy, di ba? Karumal-dumal, di ba? Mahalay na lalaki, pero pag yung babae, don't judge me. Magusgan. Di ba? Putang ina, hindi. Sablay. Sablay siya. Na ito, hindi natin siya pwedeng gawing explanation to patungkol sa ganitong topic eh. Ang ganito na lang maigingan. Kung ano yung ibabato mo, yun yung babalik sa'yo. Na kung ikaw, babae ka. Diba? Na kung ang tingin mo sa lalaki na maraming body count, karumal-dumal, same, kagaya sa'yo. Ganon din yung magiging tingin namin sa'yo. Diba? Na kung ikaw naman, babae ka, para sa'yo yung maraming body count na lalaki is okay lang, ganon ka rin tatanggapin ng mga tao. Diba? Ganon lang yun eh. Hindi pwedeng yung side mo lang, yung okay. Diba? Hindi pwedeng ganun. Parang lumalabas kasi doon, gender equality when it suits them. Kung ano lang yung suit sa kanila, yun yung gender equality. O makaka-take advantage sila. Diba? Legit. Pansin ko yan eh. Pag sinish mo nga yung definition ng feminism, diba? Feminism, nagsusulong sila na pumarehas yung babae sa mga lalaki na kung ano yung kaya ng lalaki, kung ano yung nakukuhang pabor ng lalaki, kung ano yung nakukuhang pagtrato ng lalaki, dapat same sa kanilang mga babae. Equality. Yung feminism, advocacy, na pumantay yung babae sa mga lalaki. Pero hindi. Na parang ang gusto nyo, ahead kayo. Maging superior. Oo, putang ina. Nasablay. Sablay. Kasi puta, sablay na sablay yan, yung ahead yung babae sa lalaki. Kasi kahit i-google nyo yan, nasa Google yan, nasa Bible yan, na kayong mga babae, ginawa kayo para maging submissive sa lalaki. In a good way, ha? Hindi pwedeng, submissive daw yung babae sa mga lalaki. Inutusan ka ng lalaki, magtutulak ka ng shabu, hindi. Magiging submissive ka in a good way, gagamitin mo pa rin yung utak mo. Kaya nga may utak eh. Kaya nga may sariling desisyon. Yung pag-iisip mo nga, di ba, yung paggawa mo ng sarili mong desisyon, yun nga yung nagbubukod sa pagiging hayop eh. Pero yung hayop nga natuturuan pa eh, di ba? Jump. Bakit na ikaw, tao ka, may sarili kang desisyon. Di ba? Ganun lang siya kasimple. Mahayop kayo. Saka may dagdag ko pa. Since gusto niyo maging superior, for example, kasi ganun naman yung lumalabas ngayon sa society. Legit. Ang makulit doon, kapag umangat naman kayo sa lalaki, hindi niyo naman nagugustuhan yung lalaking under niyo. Ang gusto lagi ng babae, soy. Tangay na, legit. O tamo, di ba? Ganun kagulo yung mga babae. Gulo talaga. Ganun kagulo yung mga babae na puta, confused sila ano bang gusto nila sa buhay.
Di ba? Na puta, nung una, feminism, gusto nilang pumantay, pero hindi naman talaga yun, kung titignan mo maigi, hindi naman talaga yun yung goal nila. Gusto nila maging ahead, superior na kung ano yung kaya ng lalaki, kaya rin namin. Mas higatan pa nga. Parang gano'n, eh di ahead na kayo. Tapos, maghahanap kayo ng lalaki na mas ahead sa inyo. Eh puta, gusto niyang iwan sa baba lahat eh. Puta na ang gulo niya, ano ba gusto niyo? Hell yeah, nata gusto niyo. Di ba? Ay, napalipaki, no? Ito, naranasan to ng mga kaibigan ko ha. Sa dito ha, talaga, yung mga kababata ko pa noon, ganyan. Na, sa relationship nila, kapag umaangat yung posisyon ng babae sa trabaho, pati yung sahod lumalaki. Sir. So, yung lalaki, medyo naiiwanan sa pera sa sahod. Ang minumungahe lagi ng babae sa kanila, parang ayaw mo naman mag-grow, parang, di ba, parang gusto mo lang dyan ka, ganun, ganyan. Di ba? So, ngayon, naghahanap ngayon yung babae ng panibagong superior, at tumatanong sila, doon nagkakaroon ng cheat yung babae madalas na napapansin ko. Totoo, legit, na nung sila yung may pangangailangan, yung babae, di ba? Pangangailangan sila, o kaya, pantay lang sila. Naging sila nung partner niya nang pantay lang sila. Pantay, okay, nasa babae. Tapos nung tumaas siya ng bahagya, di ba? Ngayon, tangin na pipilitin mo, eh kung may ibang path nga yung lalaki na sinusubukan eh, na pwedeng mas matagal yung process doon para doon sa breakthrough nung path na yon, di ba na sila, maiinip, maghanap sila nung doon na papasok yung ano, doon na papasok yung pag-iwan talaga, na ito legit to. Lagi nangyayari yan. Legit to, na ito, hindi mo na maiiwasan to. Na kung gusto mong maiwasan to, bilang lalaki, di ba? Dapat non-stop yung pag-grow mo. Lupitan mo. Susolidan mo dapat. Di ba? Na ito legit, sasabihin nila. Like for example, example ko yung sarili ko lagi. Example ko yung lagi sarili ko. Kasi baka sabihin, ito hindi, madali nilang tumuro-turo-turo eh. O sige, example ko yung sarili ko. Like for example, ako. Di ba? Hindi ako nagkaka... Bihira ako magkaroon ng babae sa buhay ko. Bihira. Parang mabibilang sa kamay. Tapos biglang, nung ako, vlogger na ako, sikat na ako. Medyo, pwede, di ba? Sikat or upgraded. Upgraded na yung pagkatao ko. Di ba? Yung crush ng bayan sa amin, naging jowa ko. Pwedeng sasabihin ng tao. Sang ina kasi, ganyan na, sikat na, mapera na. Ang hindi nila alam, pare, pinroseso mo yun. Oo, part yun! Deserve mo yun! Part yun, ang puta na kaya ko tinatrabaho yung sarili ko, kaya ko ina-upgrade yung sarili ko. Para maka-attract ng mga upgraded na tao rin. Mismo. Di ba? Kasi nga, yung karamihan, hindi ko naman nila lahat, karamihan ng babae dyan, naputa, ito lang sila, stay put lang sila. Naputa, pag may isa silang naging partner, pag ito, nag-stop yung upgrade nito, hanap sila ng mas upgraded eh. Puta, legit yun eh. Totoo, nangyayari yun. Real talk yun. Kaya, ako sinasabi sa mga tropa ko, sinasabi sa kanila, tangina, alam nyo, yung appearance, tangina, maliit na factor lang yan. Ang meron talaga dito yung value mo bilang tao. Oo. Legit yun. Yun. Sinasabihin nila, tangina, ginawa ka ng girlfriend mo, oo, maganda yun. Eh kasi sikat ka. Eh kasi pumipera ka. Anong gusto nyo? Eh kayo yan. Tamo, kayong mga babae, yung dinidiss nyo yung isa't isa. Diba? Sila naghihilala. Wala namang lalaki na sasabihin, kunyari, may naging jowa ka na maganda. Sasabihin nila, tangina, kaya mo yung ginawa. Kasi para siyang stupid na lalaki na puta, insecure ka sa buhay mo. So, madagdag ko, may mga ganun ng lalaking nag-ano, maangal ha. Para sa akin, yung mga lalaki... Hindi, mababang lalaki lang naman nagreklamo ng ganun eh. Palpa, puta yun! Tsaka yung sila yung mga lalaki na ganun, diba? Kunyara, pang ina mo, naging jowa mo lang yun kasi sigat ka, so, mapira kayo. Oh, tapos, anong gagawin mo aksyon? Na kung ako nga, kaya ko, anong gagawin mo aksyon? Diba? Mamotivate ka sa kung anong ginagawa ko. Anong gagawin mo aksyon? Hindi yung, tungin ako si. Diba? So, mas madali kasing gawin yun. Oo, yung tumuro lang. Oo, yung mag-blame na lang, manglait. Kesa magsipag. Tungin ako si. Hindi, kaya siya sinagot yun. Kaya siya naging jowa yun. Eh kasi, sikat na yun, tsaka mo pera. Oh, tangina, anong aksyon gagawin mo? Na kung ako nga nakita mo ang zero. 0 to 100 eh. Nung 0 ako wala, di ba? Tapos nung naging 100 ako, nakuha ko eh. Oh, hindi ba ba sapat na motivation sa'yo? Na puta, pwede pala? Oh. Na posible pala? Ah, puta na ba? Ewan ko sa inyo. Ah? Kaso nga, mas madali magreklamo kaysa magsipag eh. Ayan. Kaya yun ang pinili nung lame. Pero ito ha, matagdag ulitin ko lang, lahat ng mga naggaganon na lalaki, yun yung mga ano eh. Walang purpose. Ayaw mag-grow. Totoo. Walang purpose. Inom ng inom, bisyo ng bisyo. Wala na, no? Andun na sila, no? Stop na sila sa ganun, no? Nakakulong na. Masaya daw sila dun. Masaya ka, masaya. Di, walang taong masaya tapos maraming nasasabi sa paligid. Kung masaya ka sa sarili mo, yung focus mo, nasa sarili mo, ine-enjoy mo yung sarili mo. Oh, anong meron ka?
Diba? Ay, hindi yung putang ina, sasabihin mo, hindi, masaya naman ako sa ganito eh. At least ako marunong ako makontento. O, kaya ka ganyan lang. Kasi natuto kang makontento. Yun nga yung papatay sa'yo dun eh, yung pagiging contento mo dun sa komportable. Ano? Tapos ka na dun. Yun yung lason. Lason na slogan ng gobyerno. Gobyerno nagpumbisa ng eskwelahan. Tangina, di ko lang bakit tinuturo sa mga bata yun. Ha? Matuto kayong makontento. Matuto kayong makontento sa kung anong meron kayo. Naputa, pag ikaw nakontento, tapos ka. Diyan ka na lang. pag natuto kang makontento, walang asenso. Pag nakontento ko dyan, okay. Like, for example, ako nakontento ko ng ganito. Okay na ako ng ganito. Nakakain ako 3 beses isang araw. Ganito, ganyan. Kapag may kailangan akong mamahaling bagay, siguro ipapangutang, tapos babayaran ko na lang sa magiging sahod ko next month. Pag nakontento ka sa ganong flow, diyan ka na lang talaga. Huwag ka mag-aasam ng, sana, buti pa siya, mayaman na oh. Eh, kaso nakukontento ka. Yung sinasabi mo na, sana, ganun din ako kayaman. Puta yun, walang contentment sa buhay yun. Walang tigil sa ganun. Tingnan yung mayayaman. Naging mas mayaman palalo. Mismo. Diba kasi wala silang contentment sa buhay? Diba kasi kung yung may-ari ng SM, si Henry C, kung nakontento yun, puta, edi isa lang yung SM. Oo. Diba? Puta, pag nakontento, walang asenso. Legit yan. Nakarime ko dun ah, pwede may sulat sa rap yun ah. Ano, kanina pang ako nakaka-multi. May mga multi na ako nagagawa eh. Puta, legit yun. Pag nakontento ko, walang asenso. Tunog, mayabang. Tunog mayabang na puta, parang mahangin na ano to. Inan to, pag nakontento, di ba? Tunog lang ano siya, pero real talk yun eh. Di ba? Masakit siya sa tenga, masakit siya sa pag sinabi sa'yo. Tangina mo kasi nakontento ka, kaya ganyan ka na lang. Masakit siya. Pero yung part yun nung ano eh, part ng process yun eh. Yung process nga, puta, hindi nga siya komportable eh. Ina, pabalik-balik. Alisin mo yung pakiramdam. Pakinggan mo yung sinasabi ng punto, di ba? Legit. Kapag inalis mo yung pakiramdam, pinakinggan mo si Ato ng punto o sa isip, logical, naiintindihan mo yung punto niya eh. May tama talaga eh. Diba? Yung pakiramdam. Matutunan yung controlling. Ito sa mga lagi nagsasabing kontento na, saka ka na makontento kapag hindi ka na nag-iisip ng bills mo. Yung bills, kapag ka nagkasakit ka, kompleto ka na, yung ganun, yung komportable buhay mo, sobrang dami mong kotse, aeroplano, saka ka na makontento? Saka mo naisipin makontento? Pero, kontento ka ba nun? Ito pa yung nagkasakit ka sa kahanap ng ano. Oo, tsaka sinasabi nila, kontento na ako sa ganito. Pero, pag nakatingin sila sa kung kanino, di ba? Ang dami nilang nasasabi. Kontento na, sinungaling ka! Sinungaling ka! Diba, sinungaling ka, may nasasabi ka eh. Kasi kontento ka, matututo kang, ang galing nila, Pero hindi, pag nakakita ka ng magaling or nag-excel sa buhay, tong ina sana all. O, di ba? Hindi ka nasasana all kung kontento ka na sa buhay mo. Di ba? Nakangiti ka na lang at titingin. Pero, pag nakita ka nag-grow sa buhay, nag-excel sa buhay, lo, sana all, tong ina, win kaya. O, putang ina, hindi ka kontento sa buhay. Miso. Di ba? In denial ka lang. In denial ka lang kasi nga, tinuro sa'yo ng mundo na, uy, bawal ano, dapat makontento ka. Kasi pag hindi ka nakontento, mayabang ka, arrogante ka. Ha? Hindi ka marunong magpasalamat sa kung anong meron ka. Hindi ganun yan eh. Hindi kaya binuo ng ano yun, ng malalaking tao yung salita na yun sa mahihirap. Para manatili silang mahirap. Totoo kasi nga. Sila makikita mo yan kung saan-saan eh. Diba? Matutong makontento sa TV, sa ano, matutong makontento. Kasi putang ina, pag maraming nakontento, diba? Marami silang empleyado. Oh, kasi lahat, putang ina yung mga tao, pag hindi nakontento yan, tangina, non-stop yung grow niyan, magiging amo lahat, wala nang empleyado. Di ba? Kaya tinuturo sa'yo, bata ka pa lang, matuto ka makontento sa kung anong meron ka. Tingin ko isa yun para magmura yung labor sa isang bansa. Legit. Kasi pagka, di ba, supply and demand ang laro, kapag ka marami nag-a-apply sa isang company, ngayon, kaya nilang hindi taasan yung sahod kasi marami na papalit sa'yo, umalis ka eh, di ba? Contento na sila sa gantong sahod eh. Okay na sila sa gantong sahod eh. Ayaw mo, sige, may isa pa, tanggap ka na. Kasi contento na sila sa gantong sahod eh. Di ba? Binild nila yung putangin ng word na yun, yung concept na yun na matuto kang makontento. Na puta, lason yun. Toxic yun, pare. Part alam yun, salitang simpleng buhay. Simpleng buhay lang daw. Simpleng buhay? Para sa akin ang simpleng buhay? Tama si Bogey, ulitin ko lang sinabi niya, yung mayaman na mayaman na mayaman. Yun ang simpleng buhay. Mismo. Kasi simple na lang lahat eh. Simple, yun ang simpleng buhay. Gusto kong pumunta sa ganito, makakapunta ako, ang simple ng buhay ko. Simple lang. Marami akong pera. Anytime, pwede akong pumunta, magkape sa Paris, sobrang simple nung
komportable. Sobrang simple ng buhay. Simple ba yung isang kahigsang toka ka? Hindi simple yun. Pag nagkasakit yung anak mo, natataranta ka na. Hindi simple yun. Hindi simple yun. Problema yun. Simple dun. Magtatrabaho ka, tapos yung sasakurin mo ngayon. Yung sasahurin mo kinabukaan pala. Magtatrabaho ka bukas, tapos yung sasahurin mo doon, kinahin mo na ngayon. Ang kinakabuhos mo si Lexus? Si Lexus. Gusto ko lang. Gusto ko lang. Baguhin na sarili ko. Lexus ba? Si Lexus. So yun, mga soy, siguro, we will gonna have a take a break muna ngayon. Pwede. Pwede. Medyo umiinit na yung usapan eh. Pwede. Umiiyak na yung mga boy best friend dun eh. Pangayok. Ano mo ito? Magtatag yan. Tatag niya yung girl best friend niya tsaka yung boyfriend girl best friend. Ito okay naman kami. Ulul! Okay naman kami ang puta. So guys, we will gonna have a break muna. And babalik kami mamaya. Okay? Thank you so much. So yun, welcome back sa Supremacy Podcast. Andito ulit si Kyle Kachi, si Sleepyhead, si Boombap King, Echo at ang ating main guest for today is si Atto. Yes, sir! Gabe! Wala lang intro agad. Go! Ito, ano din to para sa akin? Magandang matakil din to, hot topic. Ha? Anxiety and depression. Ganda. Anxiety and depression. Unang-una, totoo yan. Totoo yung anxiety and depression. Di ba? Pangalawa, may peke din anxiety and depression. Di ba? Una, totoo yan. Pangalawa, may mga ogag din na putang ina. Depressed daw. Nag-trending kasi. Trending, puta, uso. Ang dami na-depress nung ano, pandemic ah. Ang dami na na-depress. Madedepress din ako. Hanap ng quotes. Sa Google, no? Hanap ng quotes. Picture na malungkot. Tasa dulo, hindi nyo danas yung pinag... nakapagtakala. Ito ha, nakapagtakala lang. Nakaramihan sa na-depress nung pandemic. 16 years old hanggang 17 years old or 18, 16 to 18 years old, nakabataan. Karamihan yung na-depress nung pandemic. Puta, bakit? Easy. Puta na, hindi, para sa akin ha. Bakit? Pandemic, sige. Diba? Walang klase, sige. Pero puta, aminan na. Puta, pag walang klase, masaya ka. Online classes, masaya ka. Oo, pag ML ka. Online classes, makapangodi ko kayo. Diba na puta, paano ka na-depress nung pandemic na knowing na 16 years old ka, 17 years old ka, 18 years old ka, bakit ka nag-suffer ng depression nung pandemic? Bakit? Diba pangalawa, bukod sa hindi naman ikaw yung maghahagilap ng pangkain sa hapag. Diba? Na, mas napipressure pa yung magulang mo kasi puta, lockdown eh. Paano? Walang, hindi lahat work from home. Diba? Mas nabother pa yung magulang mo. Mas dapat mabother yung magulang mo. Na-depress ba sila? Bakit ikaw yung na-depress na puta pahiga-higa ka lang? Bakit ikaw yung na-depress? Diba, yun lang ang mahiwagang-mahiwaga sa utak ko na puta. Paano na-depress? Yung mga 16 years old, 17 years old, 18 years old na puta nasa poder ng magulang at sitting pretty na nasa kanya lahat ng resources. Diba? Hindi ba puta, hindi ba dapat mahiya ka doon sa walang resources na ikaw meron? Oo, marami naghihirap nun, pare. Tang ina, ikaw may resources ka. Tapos makikita namin sa internet, depressed ka. Puta, bakit? Putang ina, ay nako, tang ina, depression. Pero totoo. Totoo yung depression. Speaking of depression, alam mo, may insight yung ibang mga tao na parang mas okay daw kapag ka hindi mo siya pinaniwalaan. Alam mo yun? Legit! May point din yun eh. Yung idea at concept ng depression, pag dinistregard mo siya, hindi totoo yan. Mas okay yan. Mas malaki yung, nagkakaroon ka ng power ngayon para matalo yung bagay na yun. Totoo. Nawawalan siya ng power sa'yo. Kasi ako nung dumaan ako niyan dati, so sobrang stress ko. Yung ginawa ko eh, nag-exercise, kumain ng masustansyang pagkain. Tinutok mo sa iba yung attention mo. Oo, pare. Sinabog mo sa iba yung attention. Kasi hindi ko siya pinaniwalaan. Energy, oras, attention, sinabog mo sa ibang bagay. Eksaktong salita yun. Sinabog ko sa ibang bagay yung energy ko, pare. Nawalan na ako ng time para isipin yun. Hanggang sa isang buwan, panis, patay. Oo, mawala na. Bukod sa panis yun, puta, ang dami mo nagawa. Nag-workout ka, pinokus mo sa ibang bagay. Yung ibang bagay, nag-excel ka dun sa ibang bagay. Yung workout, naging healthy ka pa. Alam mo sa akin na, ito sa mga may depressed,
nade-depress niya na. Para sa akin, naging motivation pa siya eh. Kasi para kumain ako ng healthy pagkain. Kasi napabayaan ko yung sarili ko. So, tinama ako yung sarili ko. Iniwasa ko pa yung bisyo, yosi, ano yun, alak. So, naging napaganda pa. Para sa akin, na-motivate pa ako ng depression na yun. Kasi wala na. Wala na, ganun. Bali, meron talaga siyang dalawa. Meron talaga siyang dalawang side na nasa tao on how you are going to take. Diba? Like, for example, ikaw, tinake mo yung depression in a positive way. Naging inspiration pa sa'yo, di ba? Naging gasolina mo pa to grind sa maraming bagay. Kasi tinuon mo, sinabog mo yung oras mo sa maraming bagay eh. Tapos pangalawa, yung stupid at tanga-tangang way, yung ititake mo siya as negative. Putang ina, depressed ako, kailangan ko ng medication. Kailangan mo ng medication? Yung iba naman, depressed na babae, tapos naglalagalag. Yung ibang ginagawang shield yun eh. Diba may ganun? May ganun ba? Ginagawa nila shield yung depression. Totoo. Ah, kaya siguro paibay ba ako ng lalaki kasi depressed ako eh. Hindi ko alam gagawin. May ganun ba eh? May ganun. Pinapanupla nila, naputa, hindi, depressed ako. Na kaya ako merong poor decision making kasi depressed ako. May pinagdadaanan ako. Kailangan ko ng medication. Tapos malalaman mo, tang ina, 19 years old. Diba? 19 years old, nasa puder ng magulang. Nasa puder ng magulang, nakatanghod sa resources na pinagpapawisan ng magulang. Depressed siya. Diba? Na kaya siya may poor decision making, kasi depressed siya. Puta na, ano yun? Puta yung ako magulang mo, malaman ko, depressed ka? Depressed ka saan? Kaya marami, diba? Marami sa internet na tangina, sinupla nila yung mga boomer. Na tangina yung mga boomer daw, sobrang gago daw ng mga boomer. Tinatarantado nila yung mga depressed. Diba? Hindi ka depressed. Nasa utak mo lang yan. Ngayon, dinis nila yung mga boomer. Takinan to. Palibasa, wala kang ano yun. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Na yung tumuligsa dun sa pagtuligsa ng mga boomer sa depression ng mga kabataan, ng mga Gen Z. Diba? Tinuligsa siya ng mga mid-20s, 30s na nakakaranas talaga na puta, mali eh. Mali sila ng pinag-aawayan. Di ba? Na ito, like for example, ako, 20s, 30s, dinedefend ko. Di, totoo yung depression. Tapos makikita niya, may nanay, may boomer. Sinasabi niya dun sa Gen Z niya na, tangina, nasa isip mo lang yan. Nasa isip mo lang na depressed ka. Tapos, hindi po, nay, totoo po yung depression. Tangina, huwag kayong mangailam. Di ba? Huwag kayong mailam. Puta, dinedisiplina niya yung anak niya eh. Di ba? Tinuturuan niya yung anak niyang, Huwag gagong sumunod lang sa usap. Putang ina! Siyempre, magulang ako, may anak ako, 16 years old, 17 years old, 18 years old. Putang ina, depressed? Depressed ka saan? Ano yan? Dinayagnose mo yung sarili mo? Ano yung mga senyales na naging depressed ka? Bukod sa nakita mo sa internet yan. Ha? Bukod sa nakita mo sa internet yan na nag-exist yun. Na puta, okay, may reason na ako para maging loner. Para hindi mag-function ng tama. Di ba? Depressed ako. Diba? Tsaka may dagdag ko dun sa sinabi mo na parang hindi totoo 'tong depressed ako. May mga ganun tao talaga 'di ba na ano? Parang nakikita ko pinagtatanggol niya pa yung depression sa sarili niya. Ayaw mong alisin sa katawan mo? Kaya no. Hindi, depressed ako. Depressed ako. Imbis na trabahuhin mo para mag-upgrade ka, mawala yung depression mo. Hindi, depressed ako. Mag-6 months na nga eh. Putang ina, ang tagal na. 'Di ba? Hindi magamot. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, ayaw mong gamutin. Ayaw mong alisin. Okay. Takina, inangkin mo na, depressed ako. Hindi nyo naiintindihan yung ano ko. Huwag nyo akong sita, iba magbigti ako. Hindi mo ginagamot. Saka alam mo lang pinalakas lalo yung power ng depression sa'yo. Totoo. Nasa utak lahat. Makapangyarihan yung utak. Makapangyarihan yung aura. Na pag sinabi mong may sakit ka, na pag sinabi mong pagod ka talaga. Pagod. Kapag hindi mo kakayanin. Wala. Oo, kasi nasa utak yan eh. Iniisip mo, tangina, kaya ko to. Na may isang bagay, kaya ko to. Kaya iniisip mo, sinasabi mo na. Diba? Level 1, iniisip mo. Level 2, sinasabi mo na. Kaya ko to. Hanggang sa putangina, kaya mo na nga. Totoo yan. Naputa ikaw, iisip mo. Tangina, palpa ako sa ganito. Nungkot, depressed siguro ako. Nag-scroll sa internet, symptoms of depression. Tangina, depressed nga ako. Tangina niyan, ano yun? Depressed ka! 17 years old ka, depressed ka! May dagdag ko lang sa sinabi ni Soy ato. Maganda yung sinabi niyo dun na kapag kagaling sa bibig mo, sa utak mo, na hindi mo kaya, hindi mo magagawa. Pasok ko dyan yung sigarilyo, for example. Ang dami natin mga tropa na sobrang hook na hook sa sigarilyo o sa iba pang vision na masama, di ba? Bukas yun na nang buka ng bibig nila na hindi ko kaya ang alisin, hindi ko kaya ang tigilan.
the more na hindi nila talaga nagagawang maalis yun. Sinasabi mo na sinasabi. Sinasabi mo na sinasabi. Hirap na kasi talaga alisin yan. Putang ina, iniisip mo kasi. Oh. Isipin mong madali lang alisin yan. Magagawa mo. Tari na, nasa utak lahat. Agree ako doon. May hack talaga sa utak. Meron. Baka pangyarihan yung utak. Sobra. Promise. Nasa utak lahat. Nag-uumpisa yan. Like for example, yung may-ari ba ng SM? Pinanganak ba siya na may idea na siya na, okay, magiging, magkakaroon ako ng SM. May blueprint na ba agad? Hindi. Naisip niya lang yun. Muna. Diba? Oh. Naisip niya lang yun kasi sapatero siya eh. Sapatero siya. Pinakamalaking sapatosan. Na bawal yung mercury drug sa loob. Diba? Magsasapatos siya. Diba? Pinakamalaking shoe mart sa buong mundo. Nasa isip niya lang yun. Naisip niya lang yun. Na-execute ng tama. Ayan na. Diba? Naputang yun na kaya kayo maging careful guys sa iniisip niyo. Na kung negative yung iniisip nyo, puta, GG kayo dyan. Tama. Saka, dagdag ko, be careful din sa mga binubukan ng bibig. Totoo. Mismo, kasi, mismo. Kung sinasabi mo na hindi mo kakayanin, hindi mo kayang alisin yung masamang gawain na yan, o bisyo, the more na hindi mo talaga magagawa. Kasi nililimitahan mo na yung sarili mo. Legit, makapangyari yung salita. Tang ina, alam, hindi ko alam kung alam niyo yung kwento, pero may isang tao, di ba? Makapangyari yan. Hindi ko alam kung tao siya, pero nag-exist siya. Sabi niya, let there be light, nagkailaw. Makapangyarihan yung salita. Diba? Tangina, may patay yung tropa niya, si Lazaro. Google niyo, Lazaro, nabuhay ulit. Tangina mo, Lazaro, bumangon ka dyan. 3 days na siyang patay nun, ha? Bumangon. Makapangyarihan yung salita. Yung chismis nga eh. May namamatay, may nasasaksak dahil sa chismis mismo, lang. Mismo. Diba? Totoo. Makapangyarihan yung salita, kaya be careful sa kung anong sasabihin niyo. Totoo yan. Saka especially, kung makakapagpalimita sa pagkatao mo yung sinasabi mo. Diba? Negative lalo. Mm. Oo. Palpak na palpak siya lalo. Ako yung iniisip mo, sinasabi mo, malilimitahan yung ano mo. Puta palpak. Eh kaso nga dito sa mundo, limitless. Sobrang limitless na puta. Andiyan lahat ng resources. Yung resources ay parang dagat. Diskarte mo kung paano ka makakuha ng tabo. Tangina, minsan nga nakaka-diskarte yung iba ang hawak. Pangsipsip ng ano talaga eh. Diba? Lahat ng resources higop na higop. Yung resources limitless. Andito sa mundo, ikaw ang sasalo. Diba? Ano kung ikaw kaya mo? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya sumalo. Salita ka ng salita eh. Isip ka ng isip eh. Na imbes na umisip ka na paano kaya, okay, sige, hanap muna ako ng salakot. Diba? Isip. Tangin na iniisip, sinasabi, be careful. Kasi ayun yung dami pa naman ngayon sa generation ngayon, diba? Kayo, yung naniniwala doon sa law of attraction tsaka manifestation. Yung aura, yung universe, diba? Yung nagbabato ng kung anong iniisip mo. Oh, kayo yung naniniwala dun eh! Apply nyo! Oh, puta na! Apply nyo! Kayo yung bukang bibig nyo yun eh! Puta ano yan? Bukang bibig nyo lang yan? Tsaka sinasabi nyo lang yan sa Facebook pag gusto nyo ng iPhone, pag nagpaparinig lang kayo ng iPhone, dun nyo lang papasok yan. Manifesting, nag-share ng iPhone. When kaya? Diba? Dun lang papasok yung manifesting, tsaka ano? Hindi! Apply nyo sa buhay nyo. Puta legit! Ano talaga? Upgrade talaga! Halimbawa, nag-manifesting ka ng iPhone, gusto ng iPhone, tapos parang may flyers na dumating o nagpadaan sa mata mo na may vacancy, may bakanting trabaho, di ba? Hindi mo alam, parang way na ni Gagi. Yun na yun eh! Yun na yun! Gagalawa mo na lang, di ba? Gagi, legit yun na yun. Parang ito, example ko ni sarili ko. Baka sabihin nila yun, example ko sarili ko, tanga na. Nag-abroad ako. Nasa abroad ako. Tangina ang sinasabi ko lagi sa utak ko. Tangina sa abroad, magkakapera ako ng malaki. Yes! Kasi abroad eh, pangarap ng typical na Pilipino. Typical na Pilipino rin ako. Makapag-abroad na ako, marami akong pera sa abroad. Naputa, nakatuon ako sa isang way maghanap ng trabaho. Naputa, hindi ako nakakahanap ng trabaho par. Binisikan ko yung mga apply dito sa Pilipinas ha. Kaya sobrang yabang ko nung nasa abroad na ako. Bibisikan ko lang din dun. Maraming pera dun. Nakatuon ako sa pag-apply ng trabaho. 3 months, wala. 6 months, wala. Maging isang taon na wala. Sabi ko, tangina, ano ba? Nagalit pa ako kay Lord. Ano ba Lord? Kala ko maraming pera dito sa abroad, tangina naman o, bad trip o. Tapos, nakita ko, putangina, ano bang ginagawa? Wala akong trabaho, may 24 hours ako, may cellphone ako, mabilis internet sa abroad. Oh. Putangina, nasa akin pala lahat ng resources para makuha yung iniisip kong malaking pera sa abroad. Kumbaga, yung pampaliwanag doon, parang sa ibang pond ka ng iisda. Kasi ibang mali, no? Kasi nakatuon dapat, andito dapat ako, ito yung supposedly na ilog ko. Oh. Na dito ko mangingisda. Puta, dito ako nakatuon sa ibang way. Sa walang isda. Totoo! Hindi para sa'yo. Totoo, putangin, andun. Doon ko na-impresahan yung vlog. May cellphone ako,
may 24 hours ako para mag-isip ng content, mabilis internet sa abroad. Andun, totoong malaki yung pera sa abroad. Saka totoong limitless na talaga ngayon. Agree ako sa sinabi limitless, mo. Limitless. Kasi nasa atin na lahat ng resources ngayon sa generation ngayon eh. Totoo. Gusto mo magnegosyo, makakapagbenta ka mabilis. Oh. Di ba? Gusto mo magnegosyo, wala kang alam, may internet ka, may cellphone ka, o search mo, how to be. Ang dami, lahat. Andiyan lahat ng guru, andiyan. Di ba? Lahat ng entrepreneur na successful, andiyan. Ha? May cellphone ka, imposibleng wala. May data ka, imposibleng wala. Parang nga sa akin, kahit hindi mo maabot-abot yung sobrang taas ng pag-aaral, ha? Kaya mo na basta gutom ka sa pag-aaral. Yun, gutom. Hanggat gusto mo, basta gusto mo. Di ba? Kaya nga clarify nyo sa sarili nyo, anong gusto nyo? Kasi kung anong gusto nyo, basic, pwede. Di ba? Posible. Kasi nga, kunyari, gusto mo maging magaling magluto? Tangina, search ka sa YouTube, search mo panlasang Pinoy. Lahat nandiyan ang putahe. Hindi ka na mawawalan. Nandiyan lahat ng resources, isusubo na lang sa'yo. Igagrab mo na lang. Hindi siya isusubo eh. Igagrab mo na lang. Oh. Execute mo na lang sa sarili mo. Totoo. And pero andiyan na. May singit din ako dyan sa topic na yun. Kasi may mga nag-PM sa amin minsan na fan o sa music, pati sa TikTok na Soy, tulungan mo naman ako ng ganito, pang record, tulungan mo naman ng ganyan, paano makapagsimula sa pagsusulat, blah, 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 ganang, ganang. Ngayon, tinatanong mo siya kagad, anong gamit mo para makapag-comment? Cellphone, di ba? Eh, may record yun, di ba? Oo, totoo. Doon pala makapag-start ka na eh. Yun na yun. Kumbaga, nasa yun na yun, binigay ka na ng Panginoon eh. Di ba? Ayaw. Ang hinahanap mo lang kasi yung agad-agad na shortcut na... Walang ganun! Wala shortcut, boy! Narinig nyo siya ito, sabi niya kanina, nag-start din siya sa cellphone, di ba? Sa external na, ano, mabilis din lang din. Wala ko ni piso, wala akong magandang camera, wala akong magandang mic, napucha ako, excuse me, na itataon ko pa. 24 hours, meron ako, di ba? Utol ko, pinsan ko, papasok sa trabaho. Itatama ko pa na nakapasok na sa... na sila sa trabaho kasi wala akong mic eh. Kailangan walang maingay. Ako lang yung tunog dun sa bahay. Wala nang umalis muna sila. Oo. Pagkapasok nila, tsaka ako kasi wala akong magandang audio. Ako yung nag-a-adjust. Okay, mamaya ako magbibideo pag alis nila. Diba? Pang. Tapos dapat alas 10, kaputukan ng araw. Wala akong magandang camera eh. Diba? Wala akong lighting na maayos. Pero binigyan ka ng Panginoon ng araw. May araw ako. Yung mga naulang video ko, puta bibo na mumuray lang yun. Tangina, may araw ako. Maganda yung audio ko kasi walang tao sa kwarto. Asa akin lahat ng resources. Palag-palag na, ano? Digit! Kaya kayo, huwag kayong angal lang angal. Kasi kung ano yung nandyan sa inyo ngayon, sapat na yan. Mismo. Ngayon, kung wala ka namang cellphone, wala kang internet, binigyan ka ng Panginoon ng kamay, sapat pa rin yan para magtrabaho at kunin yun. Yun lang ang para sa akin. Na valid reason. Kunyari, hindi ka makasuntok sa buhay, hindi ka nag-grow dito sa buhay, hindi ka nag-excel dito sa buhay, ang magiging valid reason lang sa akin, natatanggapin ko na hindi mo kaya pagbaldado ka. Putol dalawang kamay mo, putol dalawang paa mo. Pwede. Mismo. Pero meron pa rin speaker yung speaker, diba? Katawan lang siya, diba? Ano meron siya? Bibig. Tsaka utak. Diba? Mas pinalawid niya yun. Saka mas naging matalim yung isip niya kasi nga wala siyang kamay, wala siyang paa. So hindi siya makafocus sa ibang bagay. Totoo. Yun, focus. Focus, di ba? I-focus nyo, ituon nyo yung energy nyo dun sa kung saan kayo malakas. Di ba? Lagay mo dito yung itsura nun, yung speaker na yun. Wala siyang kamay, wala siyang paa. May pamilya siya, may anak. Di ba? Andun lahat. Nakakalangoy. Di ba? Nakakapagbigay ng TED Talks na malupit. Di ba? Pinalawag yung utak. Ginamit yung bibig. Kasi, di ba, meron siyang mata, meron siyang tenga, meron siyang bibig. Kaya niya magbasa, kaya niya mag-aral. So, mas tumalino siya ng maayos. Totoo, instead magreklamo kay Lord na, putang ina, bakit ganito lang ako, tapos sila ganyan? Hindi. May reason kung ba't binigay sa kanya ni Lord yun eh. Para makapag-inspire siya ng maraming milyon. Totoo! Ayun! Inspire. Kaya para yung pagiging imperfect natin lahat, yung hindi pagiging perfecto, may mga purpose na. May purpose yan. Totoo. Diba? Iba-iba. Yung tao, di ba? May kanya-kanyang purpose, kaya hindi pwedeng yung purpose ni ganito, purpose mo rin. Doon na papasok, ito, singit ko lang. Doon na papasok yung huwad na motivasyon, palpak na motivasyon, palpak na inspirational, kasi, tangina, ang dami sa internet niyo. Biglang nagiging inspirational, di ba? Inspirational na, puta, tas sasabihin, kaya mo yan, di ba? Kaya mo yan. Puta, bakit, ano bang, kaya mo yan? Paulit-ulit ka na, puta, you have to work hard. Paulit-ulit, you have to work hard. Mga inspirational, di ba?
sabihin nila sa'yo, kung ano man yung ginagawa mo, you have to work hard, kaya mo yan. Tapos sasakay na sila sa Raptor nila naka-set up. Diba? Asa kanila yung resources. Diba? Tapos sabihin, huwag na motivasyon. Ngayon, lahat na nakakapanood nun, ito ah, yung mga nakakapanood ng vlogger na nagiging motivational speaker matapos maging mayaman, hindi naman, karamihan dyan, hindi naman namomotivate eh. Ang naiisip nila, ang sarap ng buhay ng vlogger talaga. Ayugit lang, no? Ayun! Oh, ayun yung nabibili sa kanila. Kasi nga, mali yung execution ng motivation. Bigla mo lang siyang binabato. Hindi ko alam kung uso ba siya ngayon. Ang dami! Di ba? Halos lahat ng vlogger, ito ko, bumili bagong sasakyan, sports car. Bibigay motivational. Diba? Si ano rin, yung sikat din na ano. Diba? Bumili siyang sports car, nabigay ng motivational, ganto-ganyan. Tapos binas siya. Ano, sabi niya, hindi, deserve ka naman ito. Pinagtrabahoan ko. Hindi, isa pa. Next na tayo, deserve. Hindi siya deserve. Hindi mo siya deserve. Diba? Hindi mo siya pwedeng ibida na deserve mo yung isang bagay. Kunyari, may resources ka. Kumilos ka. Nakuha mo tong sports ka. Sabi mo, deserve mo to. Hindi. Yung ginawa mo, ayun yung dapat. Kasi may resources ka eh. Binigyan ka nung nasa taas ng resources. Gawin mo yung dapat yan. Huwag mong sasayangin. Na kung dahil dyan sa resources na binigay sa'yo, meron kang sports car, ayan yung dapat. Hindi siya pasok dun sa concept ng deserving. Diba? Kasi kung usapang deserving lang ha, may mas deserving sa atin. Kunyari ito, air conditioner, sasakyan, makakain natin yung gusto natin. Deserving? Puta, mas deserving sa atin yung mga magsasakang kumikita ng 60 a day lang. Diba? Yung deserving hindi siya pasok eh. Sasabihin, deserve ko to, ganito ganyan. Sasabihin naman motivational, ganyan-ganyan, deserve ko to. Hindi mo deserve yan! Ginawa mo lang yung dapat. Na kung hindi mo gagawin yung dapat, hindi mo i-utilize yung resources mo, putang ina, palpak yan. Bad trip sa'yo yung nagbigay niyan, ng resources na yan. Maniwala ka sa akin. Diba? Hindi siya deserve. Diba? Anong magandang term dapat kung hindi deserve? Hindi mo siya deserve. Dapat. Yun ang dapat. Dapat. Ginagawa mo yung dapat kasi dito sa mundo, pag hindi mo ginawa yung dapat, di ba? Tapos hindi mo ginawa yung dapat, hindi mo ma-acquire yung para sa'yo kasi hindi mo ginawa yung dapat. Oh, kasalanan mo yun. Di ba? Walang deserving eh. Walang concept ng deserve ko to. Wala eh. Ano siya talaga? Parang mayroong para sa'yo. May nakalaan para sa'yo. Ganun talaga siya nag-work. May nakalaan para sa'yo. Di ba? Tapos, kailangan mong gawin yung kailangan para ma-acquire mo yung dapat. Ganon. Tatrabaho. Oo. I see. Pag deserve kasi hindi siya. Negative talaga. Ako nagigilty ako. Like for example ako. 2 years. Mula nung umuwi ako galing abroad, 2 years. Diba? Punta na. Sino makapagsabi? Nakabili ako ng auto na gusto ko. Pwede akong ma-upgrade ng mas gusto ko pa. Pwede akong bumili ng ganito. Pumunta sa ganito. Magawa yung mga gusto ko. Deserve mo yan to kasi 2 years kang naghirap eh. 2 years kang naghirap kaya deserve mo yan. Tangin na hindi. Eh paano yung mga buong buhay na halos namatay na sa pagsasaka? Hindi nila deserve yung ganitong rangya? Deserve nila yun, di ba? Oo, may mga naghihirap eh. Gets ko yung point ko. Legit, di ba? Dapat, di ba? Walang deserving pero may dapat. Pero ulitin ko, ayun, sa akin lang yun. Di ba? Ayun lang yung insights ko dito sa mundo. Kanya-kanya tayong insights, bahala kayo, basta yun yung para sa akin. Diba? Diba? May tanong naman ako. May ibang topic to ha. Sige, GG. In your own opinion, pare, paano mo masasabi na isang high-value male ang isang lalaki? Para sa akin ha? In your own opinion. Para sa akin, masasabi mong high-value ang isang lalaki. Top of the line na lalaki. Ayan. Top 1%. Unang-una, hindi siya uhaw sa babae. Hindi ka nagpo-person ng babae. Di ba? Bilang isang top player na lalaki, para sa akin na, hindi ka hayop sa babae. Hindi ka nagpo-person ng babae. Hindi mo kailangan ng babae. Kasi ikaw, ginawa ka, bilang isang lalaki, ginawa ka para maging submissive sa yung babae. So ikaw, you attract kung ano yung para sa yung babae. Hindi ikaw yung tatangod-tangod na manliligaw ka, gagawin mo lahat para mapasaya yung e-abab. Hindi. Kasi kompleto ka na, no? As a man, no? Na high value man ka, kung tatrabahuhin mo ngayon dapat. Para kasi hindi ka ipapanganak ng high value man ka agad. Hindi. Diba? Pagtatrabahuan mo siya, kikilusan mo siya, pag-iisipan mo siya maigi kasi sobrang, yung mundo, sobrang, ano niya, sobrang tricky niya. Lalo sa mga nagseseryoso sa buhay, sobrang tricky niya na konting kibot na may isang ano siya na puta, yun na yung downfall mo.
pag kinagat mo, parang ganun. High value man ka, para sa akin, unang indikasyon, hindi ka hayok sa babae. Hindi ka atat sa babae. Hindi ka nagpurpursue, naghahabol ng babae. Kasi ikaw, confident ka sa sarili mo. Alam mo na ikaw, binuo kang lalaki para maging submissive sa'yo yung mga babae. In a good way! Tangina, yun na, in a good way. Baka sabihin, submissive sa lalaki. Kasi ang maling interpretasyon nila sa submissive palagi, ito sa mga ibang babae na ano, yung parang inaalila, ginagawang katulong. Ang hindi nila alam, yung support, di ba? Ito. Iba na yung tingin nila sa salitang katulong. Ito, isa pa. Yung tungkol dun sa submissive, ha? Bugoy na koy-koy. Yan. May tatlo siyang babae. Lahat yun submissive sa kanya. Ngayon, nami-misinterpret. Submissive, alila, tagahiwa lang ng kalamansi. Tangina, ano alila, tagahiwa lang ng kalamansi? Puta, yun lang ginawa nila sa maghapon. Nag-TikTok, kumain ng masarap, pumunta sa iba't ibang lugar, maghiwa ng kalamansi. Malaki ba siyang kabawasan? Pumunta sa ibang bansa. Malaki ba siyang kabawasan dun sa maginhawang buhay na ibinibigay sa'yo ng king mo? Di ba? Submissive ka in a good way na pag may idea ko na goods, execute natin to together, isasama kita. Bilang babae ko, isasama kita. Hindi yung submissive yung babae sa lalaki, naisip nila aalilain ng lalaki yung babae. Hindi. Mali yun. Basta susunod ka lang sa plano. Oo. So, may plano eh. As support. Kumbaga parang as support. Support. Hindi mo ako kontrahin. Ngayon, kung ikaw naman, napunta ka naman sa lalaki na hindi, alam mo na, hindi sobrang nag-grind ng ano, baka nagkamali ka na napiling lalaki. Mali. Sa mga babae dyan, legit. Kasi ito, legit to ah. Ganon kayo kapinagpala kagaya ng lalaki. Na yung lalaki na hindi niya kailangang maghabol ng babae kasi may nakalaan para sa lalaki. Na kayong mga babae, lalo kayo. Di ba na may nakalaan sa inyo? Na kailangan niyo siyang i-attract yung nakalaan sa inyo. Hindi niyo siya hahanapin. Na doon kayo nagkakamali. Di ba? Doon kayo nasasaktan. Doon kayo pumapalpa. Kasi hinahanap niyo, namimili kayo. Tapos, hindi ka pwedeng mamili eh. Kasi nga may nakalaan para sa'yo eh. Ano yun to? Mag-aantay na lang kami? Hindi ka mag-aantay. Hindi ka i-stay put. Focus ka sa sarili mo. Di ba? Tatrabahoin mo yung sarili mo. I-upgrade mo yung sarili mo. So that ma-attract mo kung sino yung para sa'yo. Hindi mo hahanapin. Hindi mo pipiliin. Hindi, ay tangina, bet ko to. Tropa ni ano to. O pwede. Magkakaroon kayo ng ano interaction. Pwede. Makakasalamuha mo yun. Pero hindi mo nga sure kung yun ba yung nakalaan sa'yo. Kasi nga, pinerso mo yun eh. Diba, nag-first move ka eh. E paano naman, marami nag-first move. Naging okay naman sila. Diba? Nung nag-first move ka ba, hindi ka nahirapan? Tapos nung nag-first move ka ba, hindi ka nahirapan? Tapos pagka-first move mo, sabay ginhawa na. May mga ganun. Meron na, merong ganun. Sa first move. Sa akin, parang may iba naman akong insight dyan. Medyo iba ng konting daan. G. Ang sa akin naman kasi, naniniwala ako na pinipili natin yung taong gusto nating makasama. Tapos we don't work out natin yun parehas para kung tayo ba talaga sa dulo. Medyo realist, sobrang realist kasi akong tao eh. Ano yun? Take chances yun. Hindi siya secure. Wala naman kasi secure. Wala, sa wala secure. So ang ano ko doon, mukha kayo ko doon, realist akong tao, di ba? Naniniwala ako na choice natin lahat ng gusto mangyari sa buhay natin. So kung sino yung gusto mong babae, for example, siya yung pinili mo sa mahal eh. Totoo. At i-work out nyo na lang yung dalawa. Diba? Ito, pasok to. Walang sure ball, walang secure, walang perpekto. Ang malaya kayong pumili kung alin yung pinaka least na papalpak. Diba? Filter. Kung ano yung pinaka maliit yung chance na papalpak. Na kung sa ano nga, mas maliit yung chance ha, na pumalpak kung you attract. Diba? Na kasi tayo, legit, malaya tayo. Pwede tayong pumili ng kung sino gusto natin. Pero, hindi nga siya secure kung, kunyari, pinili ko si ganito. Magugustuhan niya ba ako back? Diba? Kunyari, tatrabahuin ko siya. Mimissionin ko siya. Doon papasok yung, sabi nga ni Boogie na, mas maganda, gustuhin mo yung tao may gusto sa'yo. Kasi mas legit, madali na lang lahat. Totoo. Ayun yun. Attraction yun. Like for example, tapos hindi lang isa yung ma-attract mo. Hindi lang isa yung ma-attract mo. Ganon kalupit yung ano, yung sistema ng upgrade, yung in-upgrade mo yung sarili mo. Nung in-upgrade mo yung sarili mo, ma-attract mo yung para sa iyo, hindi lang yun isa. Madami 'yun.
Tapos sa huli, you choose pa rin. Ikaw pa rin pipili. Ikaw pa rin pipili. Alin to? Legit. Nabili. Kahit ako, namili ako. Diba? Nung nandiyan na, in-upgrade yung sarili ko, andiyan na silang lahat. Andiyan na silang lahat. Pinili ko yung gusto ko. Tapos, doon naman ako babalik sa sinasabi ng mga ibang tao sa'yo, o sa atin, diba? Halimbawa na, mga batikos na, pinili ka lang naman kasi mapera ka, kasi sikat ka. Ang paliwanag ko lang, ang hindi naiintindihan ng mga tao, ang relationship is a give and take talaga yan. Maaaring gusto ng mayaman na lalaki at sikat yung babae kasi maganda, because of the beauty and moral and attitude niya kasi, submissive siya, gusto ko siya. Nagustuhan naman siya ng babae dahil sa naabot niya, na-achieve niya. Dahil malupit siyang lalaki. At magkaiba talaga tayo tumingin kung paano natin gustuhin ng isa't isa. Totoo, totoo. Kaya nga ang nagmamatter na lang na kung paano mo iti-take yung mga nakikita mo. Diba? Mm-hmm. Kasi pero at then, wala namang may pake dun sa opinion mo kung ano yung nakikita mo. Kasi ikaw, focus ka sa sarili mo. Tingnan mo yung sarili mo. Kesa titingin ka sa iba, nasasabihin mo ganto-ganyan, kaya ganto, kasi ganyan. Eh, kamusta ka naman? Habang sila, dinidis mo ng ganyan, pinupuna mo, sila kakain sila sa masarap, matutulog sila mga hindi. Eh, ikaw! Ikaw po tayo, wala ka pa rin jowa na seryoso. Nagka-jowa ka na nakaraan, niloko ka pa rin. Lagi kang nakapuna. Saka ito'y dadagdag ko sa'yo, ha, na ikaw na namumuna, halimbawa. Ha? Tapos, yung sinasahod mo, for example, pang mababa talaga, yung mababa. Kasi ang babae, nagugustuhan ng lalaki niya kadalasan, ha, majority ito ng babae, ha, yung kung ano yung kinikita niya at kung ano yung ambisyon niya sa buhay. Yun! Kapag ka mataas yun, mahirap siya i-replace. Legit. Alam mo yun? Legit. The more na mataas kang lalaki sa buhay, mas mahirap ka i-replace. Hindi, kakapalit-palit. Kasi ang hirap mong palitan. Kasi kunyari, mataas kang lalaki, top player kang lalaki, top of the line kang lalaki, ang hirap mong palitan. Kasi pag may pinalik siya sa'yo na hindi lalagpas sa kung sino ka, or hindi man lang papantay, puta, instant downgrade yun. Hindi nagda-downgrade ang babae. Diba? Tandaan mo yan. Totoo. Hindi nagda-downgrade ang babae. Upgrade lang ang upgrade. Kaya ikaw, focus ka. Upgrade mo sarili mo. At ito pa makulit dyan. Imagine mo, kung hindi mo ina-upgrade sarili mo, ang liit ng sahod mo, sobrang baba talaga, below minimum pa. Tapos ayaw mo i-upgrade. Ang daming below minimum na lalaki dito. Kahit yung pizza delivery guy, for example, o yung nag-ano lang dyan, nagtitinda ng balot, o kung ano man. Imagine mo, kaya kanyang ipalit sa nagtitinda ng balot. Totoo. Kasi same level mo siya ng salary, di ba? Oo. Yung logic dun eh. Natatalayo. Kaya kanyang palitan, nagtitinda siya ng chicharon, ng balot. Kaya kanyang pagtaksi lang doon. Kasi kasi mo lang yun eh. So ang goal talaga sa man is talagang tumaas pa ng tumaas. Ito, matitake na naman to. Matitake to. Itong pinag-usapan natin. Matitake to. Nung mga babae dyan na, nakafocus lang kami sa laman ng bulsa nyo? Eh, mayroon din mga babae na kaya namin i-upgrade yung sarili namin. Oh, okay. Pwede na. Congratulations. Hindi, okay. Kung hindi ikaw, yung mga binabanggit namin, hindi mabuti. Di ba? Di ba? Hindi na para pa mag-comment ka na, hindi, bakit ako? Kaya ko, mabibili ko gusto ko, makakain ko yung gusto ko, kaya pumunta, magagastos ako sa sarili ko. Eh, very good. Very nice. Kung hindi ikaw yung mabinabanggit namin, bakit na? Diba? Ba't parang gusto mo ipa-billboard ka pa? Diba? Tangina, legit, gago. Meron talagang gaganyan yan, sigurado. Tangina, parang gusto mo. Congrats ate, wala kami pake. Tangina, okay, no? Nagagastos ang sarili mo. Kaya mong i-upgrade sarili mo. Kagaya ng lalaki. Equal ka na, no? Okay. Ayun yung gusto nila. Oh. Sige, acknowledge natin. May singit ka doon na to. Ang kala kasi ng babae, kapag tumataas yung gano'n nila, yung sahod nila, na-achieve nila, nakakadagdag siya ng attraction sa lalaki. Para sa akin, I would say plus, pero hindi siya sobrang big factor. Ang big factor talaga sa mata ng lalaki is yung pagiging pag-aalaga sa sarili, yung hindi nabibembang ng buong barangay. Oo, legit. Yung, syempre, maganda, maayos, presentable, di ba? May moral, may manners. Totoo. Marunong makisama sa tao. At yung submissive at nag-aalaga, syempre. Totoo, straight yung utak. Yung nagluluto, o yung ganun. Oo, legit, no? Kanyara. Actually, sorry for cutting up, so yeah. Actually, mas pasaway pa nga yung babaeng, yung pinamumukhang independent siya, I don't need the man, yung pa nga yung red flag sa akin eh. Oo nga ba, bakit ba ito dinidiktik mo din sa internet? Oh, so, okay. Sige. Kaya mo mag-isa. Sige na. Tama ka na. Diba? Anong mo? Anong gusto mo? Anong gusto na? Hindi kailangan ng lalaki. Pinagduduldulan. Para sa akin, yun pa yung mga babaeng red flag. Palpak. Red flag yun. At sakit sa ulo noon, sobra. Kasi wala siyang ibang gagawin kung hindi patunayan na kaya niya mag-isa.
Nang puta magka-partner man 'yun, papalpak din kasi nga. Mag-isa. Hindi nga siya mag-justice, hindi nga siya makikooperate. Oo, oh, kaya ko mag-isa. Independent woman ako eh. Nagkakasasahan ko sarili ko eh. Kaya bumili ng gusto ko. Kaya bumili ng kakain gusto ko. Sige. Galing mo. Ang galing mo doon. Pero tama ka na. Hindi mo na kailangan para i-ano pa yan. Okay ka na. Isang GM lang. Huwag mo na ang padaanan. Ganun lang. Yan. Text days yun ah. Clan days. Ano? Sige. Pero para sa mata ko ulitin ko, yun yung red flag na babae. Kasi pasaway yun eh. Tapos... Diba, nakikipag-gera ka na nga sa labas ng bahay para kumita ng pera. Pag uwi mo ng bahay, makikipagtalo pa yun eh, kadalasan. Batik. Kasi hindi ka nga pagluluto, ba't kita pagluluto? Oy, depende ko man ako eh. Diba? Dapat mas mataas na level ko sa'yo ata eh. Diba? Nabuhay nga ako nito nang wala ka eh. Ba't kita paglulutuan? Totoo. Gaganunin nga nung pare. Hindi mo ko kalila ah. Independent woman ako. Tapos sino yung lamang na magbabayad ng bills? Majority ah, majority. Hindi ko naman sinasabi lahat, pero majority lalaki pa rin naman ang shoulder ng karamihan ng gastusin. Pagdating sa bahay, 'di ba? Pera ng babae, pera niya. Pero pera ng lalaki, pera ng boom. Oo nga, legit 'to. Tang ina, asan na equality doon? Asan na naman din yung feminism equality na sinusulong niyo? 'Di ba? Na kung yung pera niyo lang. 'Di ba? Tapos pag lalaki, conjugal. Conjugal. Sa pag first date and gender equality, di ba? Pag first date. Yan. Isa pa yun. Naging fucking nang ina. Naging usapin din yun na sino daw magbabayad ng first date. Ang hype na yan. Eto! Sino dapat? Real talk muna tayo. Real talk muna tayo. May mga babae na willing magbayad ng first date or kahit first trip or kahit ano pa yun. Basta kahit anong first. Willing silang gastos ang ka. Magpaka-asukal de mama sa'yo. Basta gwapo ka! Basta gwapo ka. Di ba? Beauty privilege yun eh. Basta gwapo ka. Di ba? Puta, gagastos ang kanyan. Pero kung yung saktuhan ka lang, ha? Saktuhan ka lang, ha? Sa gitna ka lang, puta, ano yan sa'yo? Pag hindi mo binayari yung first date, hindi mo na makikita. Eh, gusto nyo, mag-TikTok na yun. Tangan na, I dated this guy na, tangan na, hindi mo lang nabayarin yung first date namin. Paano pa yung magiging... Tangan na, ikinumpara niya yung pagbabayad ng lalaki sa first date. So, paano pa yung magiging malalaking responsibilidad namin pag kami na, puta na, ano yun? Tangan na, pinagtimbang mo yung kinain yung, ano, 300 na McDo sa responsibilities pag mag-asawa na kayo. Ayos ka lang! Tangan na, palpak eh. Sablay yun. And eto na, ang siguro I would say, pinaka-last na topic natin para... Alam mo na, makapag-chill din sila kasi malayo binyahin ni Soy Ato natin para makapagpahinga natin. Siguro I would say ito yung last topic. Ayun, nakalimutan ko pa. Dawa ko kasi sinabi. Topic, ano ba? Pasarap yung usapan eh. Tangina, ano? Anong gusto mo? Sige, anong gusto mo? Nakalimutan ko yung usapan. Dawa ko kasing intro eh. Kayo muna. Pero yung camera eh, no? Ano na siya eh. Pero lahat ng sinabi namin dito, malaya ka, di ba? May free will ka. Yung pagiging malaya para gumawa ng desisyon sa buhay, mayroong kanun. Ayun yung naghihiwalay sa'yo sa pagiging animal. Di ba? Na yung pinagsasabi namin dito, pwede mong i-disregard. O yung pinagsasabi namin dito, pwede mong absorb in a good way. Malaya ka pa rin. Diba, pwede ka nga mag-comment dyan eh. Pwede ka pa rin mag-comment dyan na, kunyari, independent woman ka. Pwede ka pa rin mag-comment dyan na, uy, ano, hindi naman lahat ng babae ganito. Ako nga, nagagastos ako sa sarili ko eh. Replyan ko yan, okay. Diba? Malaya ka. Totoo. Dagdag ko pa, pwede mo kaming i-bash, pero huwag mong kakalimutan na pwede kang hindi mag-agree sa sinasabi namin at some way, natututo. Huwag mo aalisin yung learning. Hindi ka lang agree, binaliwala mo na yung good points. Diba? Pwede kang hindi mag-agree sa kabuuan, pero pwede kang may mapulot na hindi mo siya di-disregard yun kasi bad ko sa kanila, may nasabi silang hindi, pero may nasabi silang okay. Puta, pwede mong absorb yun ha, nang hindi ka naglalagay follow sa amin, okay lang. Libre to. Libre to. Libre to, pwede kang yan, pwede kang mag-disagree. Ano sabi mo, pwede kang mag-disagree? Pwede kang mag-disagree sa opinion namin, pero huwag mong kakalimutan o sayangin yung matutunan mo. Kung may ma-absorb ka na kahit isa or dalawa, sa tangina kwento ang ulo na lang lang yun. Learnings pa rin yun eh. Pwede mong absorb yun. Hindi pwedeng hahayaan mong mamutawi yung negativity sa utak mo. Tangina nito mga lalaki na
to. Kasi ito ang magiging sum up nito para sa maraming babae diyan na low quality. Tangina niyo, hate niyo babae tapos yun lang nasa utak niya. Diba? Hindi yung mismong scene, yung mismong pangyayari na there is something dito. Pwedeng pinapanood mo na, nagsasayang ka na ng oras eh, 'di ba? May good points kang nakita dito na pwede mo siyang punin na lang. Tapos alis ka na. 'Di ba? Hindi yung tangina niyo, mag-hate pa kayo, mamumutaw yung hate sa iyo, magbabash ka. Nagbash ka, tangina, apektado yung ano mo, maghapon. Pwedeng apektado kalahati ng araw mo, o kaya worse, maghapon, tangina, kasi na napanood ko eh. Magago eh. Sabi lahat daw ng babae, nakatingin sa laman ng bulsa ng tao, ganun, maraming makapanood, ganun yung itake to. Isang factor kasi talaga yun na tinitignan, na hindi maaalis, na nakakadagdag talaga ng points yung pagkakaroon ng naabot, legit! Pera. Legit, kaya nga yung mga babae dyan, na hindi mo nga sila masisisi. Kasi kung hindi totoo yung sinasabi ko na yun, bakit hindi kayo nagsisiksikan dun sa mga below average na kinikita ng lalaki? Bakit nagsisiksikan kayo sa top na lalaki? It means, nagmamatter talaga majority na kung ano yung naabot ng lalaki. Totoo. Bakit hinahabol nyo si Ato, diba? Totoo, tapos magkakomment na dyan, uy, hindi naman lahat ng babae, magkakomment yan lagi, kanina ka pa nandito pa tayong umalis ba? Comment mo yan! Uy, hindi naman lahat ng babae ako, nabili ko sarili ko, kaya kong tumindig sa sarili kong paa, ganyan, kaya kong kain gusto ko ng, hindi ko kailangan lalaki. Oo na nga! Umalis ka na! Kanina ka pa dito? Comment mo na yan! Enter mo na, tapos tumubat ka na, tangin na, scroll up ka na. Agree lang kami. No? Ito na naalala ko na, yung naputol kanina. Ito yung last topic. Napapansin ko kasi sa kababaihan, magpapaka-independent woman sila from 20 hanggang umabot sila ng 30, work, abot-abot ng pera, get the money, o 304, nag-ho-pace, ano yung uso yun ngayon eh, diba? Tangin ang ho-pace yan, hayop! Ho-pace ang puta sila, walang pa-uso na. Teka lang, bagbago natin talaga ito muna, tapos sila, chill lang. Yan ang ihuli natin, ho-pace. So yun, nag-grind sila hanggang 30, nasa pagdating ng 30, natapos na nila maabot yung mga trip nilang abutin, dun sila magsisettle. Which is, hindi na sila ka-desirable na, ano na, kasi 90% of eggs ng babae kapag 30 plus na, nawawala na, hirap na mabutis, ganun. Alam mo yun? Totoo, na para sa akin, may mga ganun talaga eh, na parang masaya sila ng mag-isa lang. Tapos kaso, yung iba nga, na maghahanap ng partner ng gantong edad, kawawa. Na ang ano lang siguro doon, ang pointers doon na wag mong kakalimutang enjoyin. Tama. Di ba may journey ka, may journey kang tinatakbo, pero enjoy mo yung journey kasabay ng grind mo. Kasi pag puro ka lang grind, marami ka ng pera sa dulo, pero baka yung daming pera mo, puta pang paggamot mo na lang yan, hindi mo na na-enjoy. Parang enjoy balance lang, journey. Balance lang. Balance, hindi kailangan ng ito kakaagad, ito, ano ka lang, balance. Balance sa lahat ng aspeto. At doon naman sa ho-pace. Tangin ang ho-pace yan. Ako iniisip ko, sino nagpauso nun? Ho-pace? Tangin na sa mga babae dyan, comment down below. Saan nyo napanood yun? Ho-pace. Yung ho-pace kasi, parang yung period of time na yun, kunyari, January to February, ho-pace ako. Taglandi sila. Open sila sa lahat ng bagay na immoral. Ho-pace nga eh. Diba? Pokpoking pace. Hindi po uso nun. Naputa. Nag-trending yun. Oo, tapos okay mo. Okay, tapos na yung ho-pace ko. Tangina. May nakilala na akong ano, good man. Tangina, kamusta ka naman? Nakakilala ka ng good man, tapos iti-tiktok mo, tapos na yung whole face mo? Kamusta ka naman? Puta na! Ah, ganun? Galing ka kung kanay-kanino? Tapos doon mo na ipapasok yung, uy, yung body count naman kasi, hindi sama. Puta na yan! Bali lahat ng gameplay, pabor sa pagkababae, no? Oo. Diba? Na, oh, ganda, connect-connectin eh. Whole face ako, January to February. March, okay, tapos na yung whole face ko, nag-tiktok na yung babae. Okay, tapos na yung whole face ko, nakilala na ako ng good man. Iti-tiktok, ganyan, ipo-point-five na picture. Diba, magka-kiss, may flowers. Tangin na malalaman ng lalaki na galing ka sa whole face. Tapos pag iniwan ka, magagalit ka, ididigdig mo na, puta, ano ba? Hindi naman, ano eh, hindi naman sangap. Ng pagkatao yung body count. Puta ka na, ha? Saka ang lagi nila sinasabi ito, ano eh, nakaraan ko na yun, huwag mo na usap. Hindi, nagmamatter talaga nakaraan nyo, girls, sa mata ng lalaki. Nagmamatter. Oh, totoo to. Ha? Nagmamatter. Yung nakaraan, nagmamatter. Kaya, ingatan nyo yung present nyo. Kasi itong present nyo, pass nyo na to next year mismo. Ingatan nila, no? Hindi pwedeng, ano, ho-pace ka isang buong taon, tapos next year, hindi, tapos na, pass naman na yun. Puta, hindi nga! Maniwala ka sa akin, hindi.
Tangina kasi mga babae yung nagsasabi, ba? Diba, go girl, hindi nila. Oh, slay, hindi kanila pwedeng husgahan dahil lang sa nakaraan mo. Pero yung mga babae na yan na nagsasabi sa inyo, may sariling GCN, pinagkukwento ko, wish ano pakarate ganto. Kayong mga babae, tangina, para kayong mga gago. Ngayon sinisiwala namin sa inyo, na kaya ko yung mga babae yung nag-uululay. Tangina, matauhan kayo. To. Sila lang din yung naghihilaan, pare. Sila. Sila nagsisiraan. Kami wala naman kami paki. Di ba? Wala kaming ano, wala kaming amor, di ba? Na kami, ito ginagawa na nga lang namin katatawa yung mga pinaggagawa nyo. Kayo mga babae, sila lang mga babae yung naghihilaan pa baba, naggagaguhan sila, nagpaplastikan. Kapag nag-aaway sila, ang unang binabanat ang kapwa babae yung sexual past experience. Ah, kasi ganyan yung dati. Oh, pakarat yan. Yan. Pakarat, no? Eps, may ano yan, butang na pakarat yan. Sila. Pag nakakita ka ng lalaki na nagsabi ng gano'n, ay si ano, pakarat yan, ganyan. Puta, ano yun, stupid na lalaki yun. Most likely hindi siya high value man, yung mga gano'n. Kasi yung totoong lalaki, wala silang ano sa gano'n na ichichismis pa na, hindi pakarat yan. Kadalasan, babae yung nagagano'n. Totoo yan. At ito pa makulit, kapag ka sa point of view kasi ng lalaki yan, kung gano'n kang babae, okay game, sige, play niya lang yung cards niya eh. Kumbaga, lalaruin niya lang din yung game na yun eh, di ba? Maaaring hindi ka lang niya seryosohin, pero lalaruin niya yung game na yun, hindi ka niya isi-shame. Totoo. Hindi ka nga lang niya seryosohin. Totoo. Yun lang yung sad part dun. Sum up nito, sa mga babae dyan, matauhan kayo. Ha? Yung pass nyo, putangin na, nagmamatter yan, maniwala kayo sa akin. Ang gusto nyo ng good man, di ba? Huwag niyo ikumpara yung sarili nyo kay, like for example, si Mia Khalifa nga eh. Si Mia Khalifa nga eh, di ba? Pinakasalan pa. Kaso, si Mia Khalifa, yung narating ni Mia Khalifa sa karir, kapantay mo ba? Hindi pwedeng yung karanasan ni Mia Khalifa, sasabayan mo, tapos gusto mong makahanap ng good man. Ito si Mia Khalifa, may karanasan at the same time, na-upgrade niya sarili niya. Ito siya, pag sinabi nga natin Mia Khalifa ang nakasalamin, kilala ng lahat eh. Di ba? May ano siya, na-upgrade niya yung sarili niya kasabay nung hindi maganda na way. Di ba? Na andito siya, andito sa kanya lahat ng resources na makaka-attract siya. Makaka-attract siya na kung ikaw, normal na mahinang nila lang ka lang, pero meron ka nung experience ni Mia Khalifa, ganun. Napanood ko dun sa kila Myron Gaines na alam ko, hiniwalayan din siya, hindi rin kinaya eh. Oo, hindi rin kinaya. Kasi nga, tuloy-tuloy pa eh. Tuloy-tuloy pa eh. Isang search mo, makikita mo na kagad. Tapos, ang hirap nun. So, diba? Ikaw nasa puder ng lalaki. Di ba ang hirap nun? Totoo. Ito galing sa lalaki to. Lalaki sa lalaki. Kasi ito totoo to. Naputang yun na sa lalaki, nagmamatter yung past. Oo. Hindi, pag may nagsabi sa'yo, hindi, itatag mo yung boyfriend mo, diba? Eh, bakit ito? Siya, okay lang. Huwag mo nang itag. Kasi malalaman namin, ito marami kang karanasang hindi maganda. Kung babae ka, itatag mo yung boyfriend mo. Itong boyfriend ko, okay lang sa kanya. Huwag. Kasi mapapublic. Marami ka pala ngayon. Huwag na! Sarilinin mo na lang. Ito, totoo to, sinasabi namin. Nagmamatter yung pass yung mga babae sa mga makikilala niya lalaki. Hindi pwedeng gusto niya ng ideal na good man. Na puta, konti lang yung body count. Tapos kayo, pag marami na, ang sasabihin niyo lang, hindi naman kasi basihan. Hindi pala basihan eh! Pag naghahanap ka ng lalaking konti lang yung body count. Kasi parang nga sa kanila, pag yung lalaki konti body count, hindi siya playboy. Yung lalaki, maraming body count, maraming naging ex. Ay puta, chick boy. Fuck boy. Tapos pag ikaw, nagbase kami sa pass mo, sabi mo, hindi naman siya, base yan. Magulo ka! Tangina, magulo ka! May dagdag ko lang, sorry. Sa totoo lang, sa nakikita ko, sa dating market, mas ginugustuhan nila yung lalaki maraming ano eh. Body count eh. Yung maraming karanasan. Oo, kasi ibig sabihin, top player siya sa ganun. Oo, ka-attract siya. Oo. Isa pa yun, bakit attracted talaga sa inyo mga babae? Attracted talaga yung gano'n, yung lalaking palpak. Tapos, nako. Pero ito ha, isa pa, nabanggit ko na to sa mga dating vlog ko. Bukod sa nasabi ko kanina na dapat clear ka sa kung anong gusto mo, meron ding dalawang klase ng lalaki ha. Kung gusto mo ng lalaking pang hoe face, yung mag-click, mag-match sa hoe face mo, malaya kang pumili nun. Ha? Malaya kang pumili nun. Tapos kung gusto mo na ng good man, clear ka na gusto mo ng good man. Ha? Kung gusto mo ng good man, kailangan good ka rin na babae. Kung gusto mo ng good na lalaki, good ka rin na babae. Hindi pwedeng good na lalaki yung hanap mo sa muka nung pang-hopis na lalaki kasi ganun gusto nila eh. Ideal na lalaki, na good na lalaki, na
nasa mukha nung Playboy. Kasi guwapo yung Playboy. Gusto nila ganun, tangina hybrid. Diba? Hindi pwedeng ganun eh. Ganun nagbabalance yung mundo eh. Gusto mo yung lalaki, sobrang guwapo. Sobrang guwapo, sobrang asa kanya lahat. Idea, yung pagiging ideal na lalaki nasa kanya. At the same time, guwapo. Hindi. Tapos magdadrop na yun. Eh, baka si Slater ano? Baka si Slater young. Ganyan-ganyan. Guwapo ba yun? Hindi guwapo yun. Diba? Hindi siya guwapo. Diba? Ina-admire siya. Ina-admire niya yun. Hindi siya guwapo. Ina-admire niya siya kasi nga, ideal guy siya. Diba? Hindi siya guwapo literal. Hindi siya guwapins literal. Ina-admire niya siya kasi mabuti siyang lalaki. Ngayon, tangina, gusto niyo ng ganun sa internet. Gusto ko rin ng Slater young. Diba? Gusto ko rin ng Kong TV. Like, for example, Kong TV. Ina-example ko lagi si Kong TV. Sasabihin nila, tangina mo, di naman pangit si Kong TV. No! Diba? Pangit siya, hindi siya guwapo. Pero ina-admire niya siya ngayon dahil sa taas nung nakuha niya. Oh, so yun yung tanong doon. Oh. Sino ba talaga yung gusto mong Kong TV? Oh, oh. Yung dati o yung ngayon? Hmm, sino yung gusto mo? Diba? Si, ano yung gusto mo? Yung pumuproseso pa lang? O yung, ano na? Ano gusto mong lalaki? Package na. Dapat clear kayo kung ano yung gusto nyo nga. Diba kanina nabanggita natin? Kung ano yung gusto nyo, pwede nyo trabahuhin yun, makukuha nyo yung gusto nyo. Basta clear kayo sa utak nyo, ano yung gusto nyo? Gusto nyo ng ideal na lalaki? Mostly dyan, hindi guwapo ha. Makakuha kayo yan, pwede nyo trabahuhin. Saan di mayaman? Oo, oh, gusto nyo nung ano, nung lalaking ano, pang playtime, pang hook up. Ha? Pwede rin yun, nandito yun. Karamihan dyan, guwapigs. Pili kayo. Hindi pwedeng, nandito kayo sa gitna, magsisisigaw kayo, tapos gusto mo nang pagko-combine mo, guwapigs na ideal. Walang ganun eh. Walang ganun. Ha? Nang inatigilan nyo kakanood ng Netflix nyo, ng Wattpad, ng kung ano-ano putang na hindi, nilalasong kayo ng pinapanood nyo. Diba? Hindi realidad eh. Hindi yan. Balak sa buhay mo. So yun, dito na natin tatapusin ang Supremacy. Tamo, natapos pa tuloy. Dibale. Ina-high blood na ba si Soyoto? Dibale. So yun mga Soy, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Sir! Sa Supremacy Podcast. Abangan nyo, marami pa susunod to sigurado. Sir! Sigurado, sigurado. Upa ako dito sa Paranaan, lali. Pero tangin at pamin ako dito para 2 months sa Better Living. Malapit lang. Tumira ako dyan 2 months, kaso may multi. Kami, magkakasama kami. May kasama akong tatlong vlogger ng Tagalaguna. Ang bagang kami. Puta, may multo. Totoo ba yun? Sibat kami. Multo? Talaga, totoo ba talaga ang multo? Tangin at totoo, isya, na-experience niya. Anong nangyari? Tangin na, may humipo sa ulo niya. Nag-edit siya! Nag-edit siya, parang may na-edit siyang MD. Chat sa akin, alas tas ng madaling araw. Kasi gising na ako nun eh. Tangin na, naligo ako. May humipo sa ulo ko. Okay lang, ina mo, puyat ka kasi kung ano-ano na experience. Baka sa puyat. Oo nga, ginanong ko siya. Sabi ko, huwag mo ikukwento kahit kanino yan kasi mag-aalisan yung kasama natin. Tangin na si Kwenta will binabayad ko dito. Hindi tayo pwede umalis dito basta-basta, susulitin natin to. Hanggang sa na-confirm lang, kasi yung jowa nung kasama ko, na-experience din yun. Same place, same time, same experience. May dumunan siya. Sa ulo, sa CR? Tangin na! Siba! Tangin na niyan! Yung deposit ng 1,000 TY. Hindi tinapos yung kontrata eh. Si ba't na? Paranaque. Pero the best dito, Paranaque. Better Living. Kaso, Better Living, pukin ang ina, mahal pa mong buhay dito. No? Paranaque. Tangin na Spanish bread doon, oh! 10 piso, yung tagdo doon, 10 piso! Tangin ang Paranaque to. Tangin ang Paranaque to, gago legit. Pukin ang ina, nabigla kami dito sa Paranaque na to. Oh man, lahat dito mahal eh. Mahal. Lalo naman niya. Lalo dito, Lalo to, BF. Pukin ang ina yan. Ayaw na Paranaque yan, pero soon, kasi andito lahat eh. Paranaque, Tagusan. Dito na lang kayo para malapit. Sir. Ano sa BF po, mas nandito lahat ng mga ano, maraming restaurants, oh, yan, sa BF, supermarkets. Ina, nakakaligaw pa doon, pasok ko sa BF po. Oh. Iwan akong valid ID, passport ang dala ko. Oh. So, ina, nakalabas ako ng BF nang hindi ako dumadaan doon sa dinaanan ko. Putang ina, naligaw ako na ako. Tikot-tikot ka pala kanina. Pupunta akong muli, hindi, matagal na nung nakatira pa ako dito. Putang ina, sabi ko saan ba? Dito ako pinapadanong sa BF, pupunta ako sa Playhouse, timpahin ng Playhouse. Nakalabas ako ng BF na hindi ako dumakad sa dinakaan ako. Tangin yung ID ko! Hindi, pero tangin na BF, the best. Parang ano talaga siya eh. Lugar siya nung mayayaman, no? Kaya tatang sila sleeping. Mga big time yan. Ano ka niya ako eh! Tsaka yung setup nila. Alam mo na kung sino nasa illegal. Hindi, joke lang. Joke lang, tangin na outro niya na yan. Maraming salamat sa pagsubaybay sa panonood sa Supremacy Podcast. Hanggang sa muli, maraming salamat sa ating main guest na si Ato. Sugal din to. Sugal din to. Ito ang ginagawa namin, sugal din to. Ang ina niya, non-stop ng train.
tayo ng bago. Kasi mismo, hindi naman mismo. Ito yung bago sa akin, di ba? Hindi naman ganito yung bago sa akin. Ha? Hindi naman, bale, bobo. Hindi ganito yung usual sa akin. Bago to. Kasi sinusugalan ko rin. Diba, lumalabas ako dun sa kahon ko. Diba? Inang bahala ka sa buhay mo. Ayaw nyo, diwag! Thank you so much. Thank you so much. Mga soy, salamat. Bye-bye.